Eva here. I would like to invite you to join us at our live sessions on Facebook at Jello Sanctuary this Sunday, June 14th at 4 p.m. See you then. Hi, this is Jhogi Abe of Japan. If you want to know more about haWORTHia, please watch our live on June 14, Sunday at 4 p.m. Please follow Jello Sanctuary's Facebook page, Jello Sanctuary. If you want to know more about haWORTHia, please watch everyone. Eva here. I would like to invite you to join us at our live sessions on Facebook at Jello Sanctuary this Sunday, June 14th at 4 p.m. See you then. Hi, this is Jhogi Abe of Japan. If you want to know more about haWORTHia, please watch our live on June 14, Sunday at 4 p.m. Please follow Jello Sanctuary's Facebook page, Jello Sanctuary. If you want to know more about haWORTHia, please watch everyone. Eva here. I would like to invite you to join us at our live sessions on Facebook at Jello Sanctuary this Sunday, June 14th at 4 p.m. See you then. Hi, this is Jhogi Abe of Japan. If you want to know more about haWORTHia, please watch our live on June 14, Sunday at 4 p.m. Please follow Jello Sanctuary's Facebook page, Jello Sanctuary. If you want to know more about haWORTHia, please watch everyone.
Hi guys, good afternoon. It's a Sunday afternoon again, and we are back. Namiss mo ba kami yesterday? Sorry, I wasn't able to prepare one for yesterday because we had some technical issues with our panelists, but we are going to try to bring them back next week. So please make sure you like Jello Sanctuary Facebook so that you are updated on the different happenings or anything that I'm doing here, plus for the information regarding the live session. So it seems to be a rainy Sunday here today in Manila in some parts. So if it's raining on your area, please make sure you have your plants covered or safe, you have them safe. All right, so before we start, today we are loaded with panelists. Shout out to Hello haWORTHia group because we have I think half of their admins here today. By the way, guys, if you are wondering, our topic for today is what's your haWORTHia? So what's your worth? Pina-clever ko lang kunyari yung dating. Pero we want to know what is really, what it's all about haWORTHia. Sorry. Puyat-puyat pa. And before we start, we're going to just give a shout out to our early participants. Wilson, Alan, Doc Janet is here. Mark, Lani, Anna, Janet, Michael, Karen, Shay, live from, watching from Pampanga. Friends, Lorena, thank you for watching. Norma Ferrer, thank you for watching. And Wilson, yes, watching from the Botas group of Island. So if you have questions or you have additional information, please make sure you type in to the comment section. And I'll make sure that I'm going to read them. If your question is related to the topic being discussed at the moment, I'm going to put it on the screen. If it's not related to the topic at the moment, I'm just going to park it. And then when the time comes that we are going to discuss that topic, I'm going to show it again. In case I forgot, please feel free to put it again on the comments section. Okay. And last shout out, Andy, Cirque, Ruben, Liam, great, thanks for watching, Belen, and Vida, all the way from Vancouver. Wow, nga pala. By the way, guys, ang ating panel ngayon ay international. We have two Asians, two Asians and one American. Ayan. Okay. So, without further ado, I'm going to introduce to you our panelists one by one. And let's start from Japan, Jhogi Abe. Hi, Jhogi. It's you again. Paano ko bang malalaman kung ako na? Ano? Kasi yung nakikita ko lang sa screen is... You are live. You're on the stream right now. Wait. Yes. You're on the stream right now. So, for our newbies, those who don't know you yet, can you tell us something about you, Jhogi? How you started the hobby, what you're focusing on, what your day life look like? Una po sa lahat. Ano pala? Nag-start po ako sa hobby na to last 2017. And nag-start din po ang group namin
haWORTHia 2017 din because of the guys sila Wilson, sila Mark, and sila Tim. Doon talaga nagsimula yun sa taon na yun. Then, the one who yung nag-push talaga sa akin na mag haWORTHia talaga eh, si Mark Ryan. Kasalanan niya talaga lahat eh. Kaya, and guys, sorry pala sa medyo husky yung boses ko today. Oo nga, bakit? Nag-video ka ba? Hindi, ganito talaga ako pagpagod eh. Kasi, yung trabaho sa Japan, ubusan talaga ng lakas. Oo. So, guys, give Jhogi some love. So, magpa-shoutout kayo kay Jhogi para mas mapagod siya. Ayan, and then, next, all the way from... Nakalimutan kung tanongin ko nasan siya. But the Philippines. Please welcome Mark Ryan. Hi, Mark. Hi, guys. Hi, thank you. But hindi ko makita siya, Mark. Nasa ilalim ako. Napilit ka nila. So, binombombard ako ni Wilson. Oo nga eh, yun nga balita ko eh. So, Mark, can you tell our viewers something about you? How you're, parang ikaw daw ang reason ni Jhogi eh. So, can you tell us a story about that? Well, way back nung 2017 din ata yun, or 16, pumunta ako ng Baguio kasama ko yung tita ko at saka sister ko and some friends. Tapos, pumunta kami Minds View. Sobrang natuwa ako sa haWORTHia at Tinawata, yung common known as zebra. Tapos, kasi parang leaf siya, tapos may icing, may white sugar icing. Tapos dinala ko sa Manila. Tapos, yun, research ako na research. At the time noon, wala pang mabilhan eh. So, popus pa ako sa ano, looking, nagpopus pa ako sa mga FB group kung sa makabili ng Comptoniana, ng Teselata. At that time, wala pa talaga. Tapos, ayun, research, tanong-tanong, ikot sa QCMC, sa Quezon Memorial Circle. Tapos, ayun, na-hook na ako. Tapos, at that time, bumibila pa ako ay purification. Tapos, pahirapan pa talaga maghanap ng Teselata, ganyan. Tapos ngayon, readily available na kahit saan. Dami ng sellers dito sa Pilipinas. So, ayun. So, kay Timothy naman, si Timothy, yun, customer kan si Timothy. Tapos nag-meet kami sa podium, ibigay ko sa inyo haWORTHia, mga haWORTHia trangkata. Tapos, yun. Which is na-propagate ko, yung trangkata na yun galing kay Ron Apostol at saka kay JR. Tapos yun, na-propagate. Tapos, benta, tapos yung mabenta ko, bibili na naman ng haWORTHia ng iba. Tapos ganun. Tapos, well, si Timothy kasi magaling yung mag-picture. Picture ng haWORTHia, tapos popost niya sa grupo. Tapos, syempre, yung the way mag-picture si Timothy, parang captivating. So, dun, nagsisimulang naging uso yung haWORTHia. Tapos, madami na nagtatanong lagi kung paano mag-alaga, paano yung ID, ganyan. Tapos, sabi ko kay Timothy at saka kay Wilson at saka kay Vaughn, sabi ko, gumawa tayo kaya ng grupo para hindi tayo ulit-ulit sa ID, sa paano mag-alaga ng haWORTHia. Kasi yung perception ng tao, mahirap alagaan yung haWORTHia, which is... hindi naman talaga pag nagamay mo na. Kasi kung marunong ka mag-alaga ng any aloe plant or aloe vera plant, mauubuhay mo talaga yung haWORTHia. So, yun. Ginawa namin ng grupo. Tapos, ayun, dinagdag na namin si Jhogi, si Eva, iba pang mga admins, including Sir Noy. Si Sir Noy, inspiration talaga ng group namin yan. Kasi, lagi kami tatambay dun sa, ano, sa rooftop, sa rooftop niya. Tapos, yes. Tapos mag-poach. Dahil wala pang ibang sellers, ayun, nagpo-poach kami. Pero yung rule niya, bawal mag-bumili
okay lang mag-ipag-swap. So, kami ni Timothy, pag nag-import kami sa Indonesia, ayun, nagdadala kami ng alay para hoping na makaka-uwi kami ng ibang plans. So, uy, Sir Noy, may kuha kami galing Indonesia, galing Japan, swap tayo, parang ganun. Grabe, ganun pala si Sir Noy. So, that is how Hello, haWORTHia started. Yes. Oo nga, nasaan ba dito yun? Parang hindi ko nakikita si Tim dito. He's not watching. Before we proceed with our last, para lang may suspense, kasi she's the only rose among the thorns. Magsa-shoutout lang tayo kasi mga bigatin yung watchers natin today. So we have Sir Dan here too. Miguel is here. Ron Apostol is here. Kaktua Ron. Ron Apostol pala is a no more. So... Kaktua Ron. Thanks for watching. Aisa. Who else? Jen Gov. Thanks for watching. Astrid Ina is here. Ayun. And then Iron Fortnite. Okay, so let's proceed with our last panelist. All the way from the United States of America. Hi, Miss Eva. Hi. So I know. Oh my god! Oh my god! Shock ako. It's 4 a.m. there in the East Coast, right? Yes, I'm in New York actually. Ayun. Hello. So since you are all the way from the U.S., I know you've been traveling here back and forth, but and people are seeing your post. So I think this is a great opportunity to. Let them know you more. So if you can give us like a short information, how you started with the CNS hobby, and then why you eventually move in and focus on haWORTHia. So nung nag-start ako around maybe late 2015, I started with echeverias actually. Kasi syempre like yung mukha silang bulaklak, ang ganda. So, pero I find later on that they're very sensitive and yung where I'm at, we have four seasons. So, pahirapan ako pag tuwing winter when I have to bring plants in. Tsaka they need a lot of light and that time, nung nagsastart ako, wala pa akong alam sa grow lights. I don't have that setup. So, my first winter was horrible kasi ang dami kong namatay, ang dami nag-etiolate. And then, I met someone na nagsasabi, why don't you try and grow haWORTHias? Kasi they're winter growers, so they might do well in your setup or like in your area. So, dun ako nag-start sa hawo. And then, you know, you go to Instagram is a big inspiration. You like meet a lot of people there. One of the biggest, you know, wow factor na nag-jumpstart ng collection ko is Renny's collection actually. So follow her on Facebook and also on Instagram, I guess. She has really amazing plants na talaga may wow factor each post, you know. And then, you know, I tried to find local groups. And that's when I found na yung Hello haWORTHia around maybe early 2018 ako sa nag-join ng group. And then I find out that they're Filipino group. So, you know, so dun ko na meet sila Mark, sila Jhogi. They're the ones that are actually kind of like the mentors for me actually. Kasi sila talaga yung nagsa-start ako, nagsa-struggle ako nung una. Sila talaga yung tumutulong sa amin, sa akin. So, yeah. So that's how I started the hobby. Yun na yun. Ayun. And of course, we are going to get to know them more as we progress. So, guys, if you have any questions, again, feel free to put it on the comment section. And ang dami kasing nagko-comment, very husky daw lahat ng voice natin. Kagigising ko lang, guys. Oh. Ang squat ko pa lang dito, wala pa akong kape. Sa akin, di ba husky, di ba? Parang hindi naman. Oo, sabi nila, bedroom voice ka na. Wait, kailangan. Ayun. Oo, nandito si Team. Sabi niya, ano ba, mukbang levels ng haWORTHia ba ito?
Ayan, ayan. Okay, so without further ado, let's start with our discussion. So we were able to get to know a little bit about our panelists today. So we are going to move on to discussing haWORTHia. So share ko lang yung personal experience ko first before we proceed. And if you also have personal experience with haWORTHia, feel free to put it in the comment section so that you know our panelists can see it and we can also discuss it there. Yun, yung personal experience ko kasi sa haWORTHia, sobrang hirap niya. Kaya, hindi ko alam, Mark, bakit pag sinabi mong pag kaya mo bumuhay ng alo, kaya mo bumuhay ng haWORTHia. So, we'll find that out later as we discuss this. But siguro one thing na magandang simulan yung discussion natin is get to know the different types. Kasi yung sinabi ni Mark kanina, the zebra one, medyo ano yun eh, it's the hardy type as compared to the trompata and to the other ones, which are parang mesem-like. Okay? So, our panelists, I think Mark and Jhogi and Eva is going to walk us through with regards to the different type of haWORTHia, so that we'll find out if there are different care for each type as we go along with the discussion. Okay. So who wants to start? Jhogi, ikaw ba? Nakaharang na yung mga haWORTHia mo dyan sa harap mo eh. Kasi, hindi ko kayo makita. Nasaan ba kayo? Why? On the screen? Oh, wala kayo sa screen. Bakit? Baka natatakpan nung hair mo. hindi ba sa ilalim? Sa ilalim kami. Pero nakikita mo si Jello at saka ikaw. Hindi, we're all on the screen now that's being fed to the live. Did you go to a different screen? We can't hear you now. we can't hear you. Yeah, Jhogi, can you try to log out and then join again? No technical support. yeah, you don't need to restart. You just need to log out and then open it from your browser. Ayan. Kita mo na kami. We can't hear you na. Naka-mute ba? No. We can ayusin mo you. Yung ano mo. Headset mo. Mic. Ayusin mo yung headset mo. Jhogi, baka nalobot yung headset mo. Alam ko bago yan eh. Para dito. Jhogi, can you log out and then log back in? Yeah. So while we're waiting for Jhogi, so you want to start, Mark? Yes. Mark, ikaw na. Kaya mo yan. Ikaw na. Ano ba yun? Sorry. common care or? No. The different types of haWORTHia. Different types of haWORTHia. Well, madami. I guess it's better. Ayan. Jhogi, can you hear us? Jhogi, can you hear us now? Yeah. Ah, ayan. Ayan. Okay na. Sige, let's move on with Mark. Okay. Well, sa different types of haWORTHia, mayroong rosette type. And also, there's... I guess it's better if I'll show you, siguro. Yes. Go. Eh, grabe, ang daming kayamanan, no? Puro baba. Teka lang. Saglit. Ay, ito, video. Patest na namin ito kagabi. Saglit.
Ayun, cam mic, camera. Yeah. Yeah, and while we're prepping, Astrid said, sobrang laki ng tulong ng Hello haWORTHia group, lalo na nung nag-start ako sa Howls. Thanks kina Miss Eva, Sir Jhogi, and Sir Art G na lagi sumasagot sa tanong ko. Oh, you're right. Wow, may shoutout si Art G. Ayun. Oh, yun. So, Mar, ayan. Kapag nanonood yung mommy mo, malalaman na niya kung magkano yung mga haWORTHia. Ay, alam niya naman. Alam naman ng mom ko yung haWORTHia. So, different types of haWORTHia. So, let's go with a common type or sabagay, common type yung Ritusa type. So, nakikita ba sa screen? Yes. Yes. Yes, yes, very this clear. This is Milky Way. This is Milky Way. This is a Ritusa type of haWORTHia. So it's very... So what anong ibig sabihin ng Ritusa? Is it like a certain form or... Yes. Parang rose type, diba, Joji? Ibig sabihin ng Ritusa, if you read it, ano siya, yung form ng haWORTHia patawag dito, yung flatness niya on the ground, it means retus. Kaya, form siya, form. Hmm, ayan. Okay, so, ayan, parang rosette form, di ba? Mm-hmm. Tapos, usually, ganitong type ng haWORTHia, prolific sila. So, as you can see, sila talaga yung masipag at saka hindi madamot sa offset. Ayan. So, this is a variegated Ritusa, commonly known as Milky Way. Ang dami na nag-HM, Mark. Tapos, ay, discussion po to, hindi online selling. Tapos, ano pa ba? Yung mga rosette form, meron ding, this is Comptoniana springbok. So, rosette form din siya, pero yung thickness, at saka yung formation ng leaves, iba siya kumpara sa ano, sa Ritusa. So, oh, parang may roughness, tapos ganyan, medyo shiny. Back to Ritusa, so di ba hindi siya ganun ka shiny. Tapos upturn yung leaves niya. Ganyan. Tapos ano pa ba? Pictas. Ayan. Ano yung sabihin ng picta? I mean, kasi parang flat din yung top ng leaves nito. So, anong difference niya with Ritusa? Sa window lahat magkaka mukha sila pero sa shape ng window sa shape ng leaves at saka sa texture din ng leaves iba din. Okay. Yan. So pag picta usually meron siyang kulay on the top of the leaf. Ganyan. Pero okay. May magandang example dito, bigay ni Joji. Ayan. Magandang picta. Sana all. So, ganyan siya. Tingin lumaki na siya. Ayan. Konting sip-sip okay. Lang yan. May libreng halaman ka na. Let's not get into that. Kaya ayan. Tapos, yung picta, meron din siyang mga subgroups. MLA var major. Meron ako, wala ako dito specific, pero meron akong hybrid. So, ito. Parang subgroup din siya ng picta, pero var major. So may similarity yung kulay nila or yung top leaves nila pero yung sa texture
mas scabbard or mas rough, mas ano spiky yan? Mas spiky. Platinum. Para China. Ooh. Kaya pala silver. Yeah. Oo. Tapos, maliit lang, di ba? Pag VAR major. Yung Hakuma VAR. Yung Hakuma VAR major din eh. Oo nga. Pero pink siya, di ba? Oo, pink siya. Tapos, let's move to obtusa. Wait, di ba din natin ginagamit yung word na obtusa? Ah, sorry, copy. so yun. Kasi haWORTHia obtusa, wala talagang, it doesn't exist. So pag tinignan mo sa taxonomy, wala talagang registered na haWORTHia obtusa. So haWORTHia copy lang. Obtusa is usually ginagamit sa market trade sa Japan. Yes, in Japan, ginagamit pa rin. And hanggang ngayon. Pero pag bumili ka ng halaman sa Japan, obtusa, pero pag tinranslate na nila, koperin na. Koperin. So ano yun? Yung magkatabing yun, Mark, koperi pareho yan. Koperi type. Yes, ito galing to kay Sir Mike sa Arids. So, parang crossbreed siya ng Finusta at saka ano tawag dito? Finusta at saka Black Yamada. Mm-hmm. Tapos ito naman, Bolo CI. So, yan. Ano siya? Type siya ng copy na patulis. Naalala ko yan. Oo, yung tinawaran natin sa ano, sa succulent connection. Oo, yun. Ito, galing to sa Japan. Pinili namin ni Jhogi sa Tokyo Bazaar. Kaya yan, ngayon, madami na siyang pop. Gusto ko lang i-add, right? Sorry. Yes. So, yung mga viewers, I just wanted to add, kasi ang haWORTHia ngayon, they split it into three. Yung mga dating haWORTHia, actually, yung, like, for example, yung mga zebra plant, they actually classified that as a different, I guess, a different, may iba na silang classification, hindi na sila tawag sa kanila haWORTHia. So, they're either tulista, or the other one's haWORTHiopsis. I'm not sure if I'm pronouncing that right. Yung mga sinashow ni Mark ngayon, those are true haWORTHias. So sila yung may mga windows. So yun lang, thank you. so inano na nila, tinanggal na nila yung mga hardy. Hardy in the sense na yung form nila, tinanggal mga nila sa category. Oo. Yeah, so yung iba sa kanila, tawag na haWORTHiopsis o kaya tulista. Like yung mga pumila, those are tulistas na. Hindi na sila considered na hawo. I will add something pala. Yung haWORTHiopsis pati yata, kasi may dalawa yun eh. The attenuat pati yata. Yung gagamitin natin now is the pati yata only. Kasi yung attenuata is the name used before, ayun yung luma, hindi na natin siya gagamitin. Ano nagagamitin ngayon? It's haWORTHiopsis pateata for the zebra plant. Wait, this is what, ano, di ba yung sabi ni Tony? Pasiyata yata yung luma, yung pasiyata yata yung luma, tapos attenuata na tawag ngayon. For zebra. O, baliktad ako. I can't remember. Tony! pati yata yung gagamitin natin. Ayun. The super zebra is pati yata na talaga. Okay. Uy, ganda. Mine! So, ito naman. Ito yung tinatawag nila na horse teeth or trangkata. Ay, wow. So, ganyan. Kaniko
Trangkata. Tapos ito naman, FSE Trangkata. So, yung uso ngayon, wider leaves, tapos puti yung window na may green na markings. But may emblem. We call that emblem. Oh. Yung dark green patches sa window ng Trangkata. Pag may ganyan, mas mahal siya. Okay. Tapos, yung sa subgroup ng Trangkata, meron ding Trangkata Maogni Ay. Ayan. Flex ko lang. Wow! Pinaghandaan niya talaga yan. So, well, dami stitch? 2 months ko din nag-room. Kasi pag pag sinip mo, pagdating sa'yo, sobrang close sila. So, it would take a month or two para mag-open up. I know, so, yeah, man. So, may question parang tayo dito. Okay. May question tayo dito. What do you mean by window daw? Window. Tinatawag nilang window kasi you could peek through dun sa, di ba, yung aloe vera plant, parang may gel type siya sa leaves mm-hmm. niya pag mm-hmm. kinat mo. Mm-hmm. Kasi ginagawa yung shampoo or lotion, di ba? Mm-hmm. So, sa haWORTHia, katulad nito. Ooh, ayan. Makikita mo na yung window. As in, sobrang see-through. Tapos, yung gel type niya, makikita mo na talaga. As in, yan. So, translucent parang, kasi siya ganun. Yes, translucent. So, yung sa konting it's add like, ko lang din ulit, no? Ah, sige po, Ma'am Eva. So, para... so, yung nagtatanong tungkol sa windows, kasi in the wild, ang mga haWORTHias, para siyang lift-ups, yung tops lang ng leaves yung nakalabas. So, yung window, yun yung part ng leaf na nakalabas. So, that's where, yung parang sabi nga ni Mark, yung parang clear type, that's where the light passes through para maka-absorb ng sunlight yung plants. So, usually, so yun yung taas, really, ng plants. So, pag nakita mo yung Trangkata, yun yung part na parang flat. Mark, pakita mo nga ulit. Wala akong so video wild, dito. So wild, ito lang nakalabas yung top portion lang. Tapos naka-bury na sa soil yung the rest ng katawan niya. Na-try mo na mag-grow that way? Ah, hindi. Kasi hindi. Parang prone siya sa rot pag ano. Oo nga eh, no? Ayun, we have an... Okay. Sorry. So, we have additional information. Hinati nila yung original haWORTHia genus into Tulista, haWORTHiopsis, and haWORTHia based on subgenus classification under the original haWORTHia group, yung split. Example, subgenus Exangularis was made haWORTHiopsis genus. Oh, there. Yeah. So ito nanonotice ko din to, even for other plant genus, even for mga ornamentals, ganyan, for philodendrons, especially ngayon na medyo nagiging sikat sila ulit, nagkakaroon talaga ng reclassification from time to time. No? So parang what we know of a philodendron before is no longer a philodendron now. Do any of you, or for example, for haWORTHia, know how that process goes? Kasi parang alam ko parang may group, may international body that acknowledges those type of reclassifications. Kasi I'm not sure. Kasi ang haWORTHia naman talaga kasi magulo talaga yung classification niya to begin with. Naming and taxonomy. Talagang magulo. Okay. Oo, like merong mga mix, like for example, merong mga nagtatawag correcta, but it's actually a Bayeri. Merong mga ganong bagay. But I'm not quite sure kung ano yung ano kasi talaga hindi ako maano sa history niya. Jhogi, baka, Jhogi, meron ka bang, maybe you have an insight to this. Alam ko, sina Jacob. Kasi yung iba din lang,
Kasi noon, ang alam ko, haWORTHia itself is part of the aloe. Pero parang there's a big difference in the flowers, kaya na-split sila, right? Okay. I'm not sure kung... Mm-hmm. So doon nag-start yung split from haWORTHia to aloes. Dati under siya ng aloes, for what I've read about. Okay. So dati aloes, under aloes ang ano, haWORTHia, they consider it the same. Pero like, iba nga yung flowers niya, tsaka... I'm not sure what else was considered bakit siya nag-split. As for the split nung tatlo, yung with the Tulista and haWORTHiopsis, hindi ako sure kung ano yung pag-split niya. Maybe, Ron, nandiyan ka pa ba? Message mo pa. Ayun. We have an input from Patrick Jason. Ang sabi niya, it's based from molecular studies po. With regards to reclassification. Okay. Ayun. Siguro as we have very good viewers din ah. Very smart viewers. Siguro as we progress with high technology, dun din siguro ngayon mas nabe-better reclassify nila 'yon. But siguro medyo mahirap na 'yon for collectors to see. Unless mag-microscope ka or something else. So Ryan, are we done with your tour? Joke lang. Ay, hindi pa. Actually, preview yun. Napagod lang sa kakaka-house. Okay. Actually, preview yun ng ano, magsi-sale si Mark next week. Preview yun. Yeah, so, Ron mentioned, yung reclassification generally comes from taxonomists or botanists, specializing in haWORTHia. Reclassification is based on location in the wild of the original sample species and their difference in flower, fruit, leaves, etc. Tapos recently, they're using molecular studies to confirm or contest existing classifications. Ayun. So thank you for that. Chong, Sir Chong, thanks for watching. Jhogi pakibasa. Ayun. So yun. So Sir Chong, being our resident plant pathologist, if you have inputs on that, please do let us know as well. Ayun. So Ryan, Mark, can we resume with your ano tour. House tour? Okay. So while we're waiting, meron ako dito from June Reyes. Hi sa mga lodi kong sina Attorney Eva and Boss Mark na laging sumasagot mga newbie questions ko. Maraming salamat po. God bless you more. Thank you. Oh, meron tayong question from Sir Dana, pero we'll park it. We'll discuss it later. Have you guys and gals started growing from seeds? What species are you focusing on? How's your process? And can you share some tips? Yes, we are going to this. prepared tong panelist. Yung host lang ang hindi. Ayun. Oo. Jhogi, oh. May sinasabi si Rob. Dapat ayan, si Mark yung may para ako. Oh, pati si Dr. Sa akin. Sa akin, si Mark so may, try may para ako din. As usual, may QA. Ayan, so let's go back to Mark Ryan. Okay, so nasa propagation na ba tayo? Wala pa. Wala pa. Wala pa, best. Tour pa lang. Tour pa lang. So, nasa basic type pa lang tayo ng ano. Ng... Okay. Oo. So ano na napapakita natin, Truncata, Coperi. So we're done with Retusa, Picta, Coperi and Truncata. Yes. And Mahogni Ay. Ay, yung Mahogni Ay. Ayun. So meron ding Grunwaldi Ay. 'Di ba parang hindi ko alam kung related ba siya sa Motica. So yeah. So, pero parang ano din siya, no? Parang mahogni ay din siya in terms of the shape ng leaves.
More like a spring book. More like ano, more like a film. Kamukha ni Silvia eh. Ah, okay. Ano yun? Parang picta or parang spring book? Hindi. I'll show it to you na lang pag may time ulit ako. Ayan. Pero sobrang slow grower siya, so yan din yung challenge. Yan din yung challenge sa ano, pag keep ng haWORTHia, mabagal talaga sila. So ano pa, obtusa, trangkata, different different copperies. Ooh, and our flat. Sorry ha, natutulala na lang ako. Kailangan pa lang nating mag-proceed. by the way, Mark. Yes. Ayun, wala. By the way, this is from Sir Noy. May pop na. Oy, wow. Oy. Si Sir Noy, may ilang, mga ganyan ilang pa lang balik tinatago. Ilang balik ko din ito kay Sir Noy bago ko nakuha. Madami din akong inalay na halaman para makuha ko to. Wala ba si Sir Noy sa chat? Wala. Hi, Sir Noy. Sir Noy, if you're watching, please comment. Madaming naghahanap sa'yo. Ayun. So I think we pretty much have covered the different types, no, of haWORTHia. Unless, Jhogi, you want to add something more? Jhogi will add the mutant side. Okay, sige. Okay. So, gusto niyo tingnan yung akin. Oh, yeah. So, just for the different types of haWORTHia. Kasi, in Japan, yung mga ginagawa lang is just to make them look better than the usual clones na makikita mo sa market. So, ito po yung urahan niya na special tech ng Japan, which is yung lumalaki talaga. Yeah, tinan nyo po. Kita nyo ba? Yes. Yes. Kasi meron tayong dalawang clones ng Urahanya, which is the small type Urahanya and the special type. Yung small type, hindi siya lumalaki, as in kahit anong gawin mo sa kanya, it will never get big as like this. So, ganun din sa ICT. May tinatawag tayong the Super ICT, which is the latest version of the ICT na lumalaki talaga, as in like big. You know, compare natin yung dalawa. So, magkaibang type yan, Jhogi. They don't fall to either Retusa, Picta, or Coopery. Ibang type siya. This one is Pygmea, mutant. Okay. And yung urahan niya naman is a Compto Nayana mutant. Okay. Yung dami. Yung difference lang naman kasi na mutant sa mga yung regular counterparts nila, may back windows sila. You know. Dapat natin babaw lang yun. Pero meron din sa ilalim. Oh, okay. Wait lang, gusto niyo tingnan yung iba kong haWORTHia? Siyempre! Sige. Sige, because we are going to do that. We are going to transition to the basic care. So, if you can describe what your environment is. I know two of our panelists here have four seasons, Japan and United States. So, for those that are watching from that area, you may take their recommendations. And they are also going to give us recommendations based on their experience while they were here in the Philippines. And Mark is going naman to focus on the Philippine setup. Okay, so let's start with you, Jhogi, for the basic care in terms of what are you considering with regards to your environment? How are you trying to control your environment if you're even doing that? What's your soil mix? What are the pests that you are encountering for haWORTHias and so on and so forth? So start the tour. Start the tour, Jhogi. So, ano, maglalakad ako saglit.
Okay, sige, go. At baka hindi ko pakita lahat, ha? Pakita mo lahat, hindi pwedeng hindi. Delikado. Nadidistract daw si... Mine! Nadidistract daw sa doon sa garalgal ng boses mo. May question din tayo kay Aubrey. From Aubrey, we'll park it on the propagation kasi after the basic year, we're going to propagations. So we'll park it. But yung question niya is, pwede kasi sila... nawawala. Na-distract ako. Pwede kasi sila kaya kuya i-crossbreed eh. Kaya naku-confuse sila kung di sila magkako-ori ba, but sila naku-crossbreed. I saw someone calling their plants haWORTHia. I think ito oh, those, yung, yung may compatibility with other genus, no? Yeah. Meron yung iba, pwedeng, like, there's aloes and haWORTHia can be crossed, I think. And so is aloes and gasterias. Kasi may mga gaster aloes, those are pretty common, I think, na crosses. Pero they're very genetically close together na pwedeng possible yung crossbreeding. Oo, ayun. Sige. Okay, so Jhogi, are you ready? Yun na. Oy, akin yan na. Oy, by the way, Mark posted a website wherein you can check the different haWORTHia species. So check it out, guys, on the comment section. Wow. Okay. So, Jhogi, start back. Wait lang, bakit parang warm yung color dyan? Yun po yung ganda. Grow light ko as of now. Ah, okay. Okay, so let's start with your tour and your basic care. Eh, grabe, may price tag, bis. Okay lang so, yan. Para alam ko kung bibiling ko hindi. Yeah. So starting off, yung soil ko na gamit ko now is a mix of puma and akadama and sand. Nakikita niyo po ba? Akadama and ano? Kanuma and sand and akadama. Kasi inupansin ko for me, kasi itong Atropusca watermelon is napaka-tricky patabain. Pero nung nag-change na ako, bigla na lang kumapal yung ugat na. Tinan yung ugat na lumalabas na yun. Okay. So, Jhogi, just because yung your very good husky voice today. So, paulit nga ulit nung soil mix mo. Oh my God, this is so embarrassing. Okay lang. Gusto naman nila eh, based sa comment section. Okay. So, can you repeat the soil mix? Sorry, one last na talaga. My soil mix is a 40 akadama, 40 kanuma, then 10% sand, then 10%. Oh, sand yung isa. So, kanuma, oh, sand, then akadama. So, mga hindi nakakaintindi. Dahil sa husky voice mo. Dahil sa husky voice mo. Ayan. So, I've also posted it on the chat so that you can reference it. Anong difference ng kanuma sa akadama? Yung kanuma is so light. As in, napaka-airy niya. Tapos pag dinurog mo siya, madudurog. So, para siyang perlite, ganun? O, may pagka-perlite yung ano niya, yung texture niya. Pero, sobrang bilis niya madurog. Oh, okay. Okay, sige, I won't stop you na. You can proceed. Ay, sorry, Jhogi. Can you do a landscape orientation? Ay! Ala, hindi pwede. Makikita niya yung iba. Grabe! Ano na yan? Jello Sanctuary exclusive. FB Live Series exclusive.
Sorry, hindi talaga pwede jello. O, sige, yun yung akin, no? O, sige, go. Yan yung M-shape natin, di ba? Na na-hole. Oh, yun. Then, okay, pwede so... po tayo, then, pwede tayo mag-root propagation sa haWORTHia. Oh, interesting alam, yan. Alam mo, hindi yan. Oo nga. Ang pero, hirap niya. Ang hirap niya na actually. Ipapark natin yan na kasi nasa basic care pa lang tayo. Game na, bilisan mo, Jhogi. Wala pa tayo sa propagation mamaya. Wala, wala pa. Mamaya na yan. So yung basic care ko, bago ako mag-delete ng haWORTHia, ano, I made sure na kung it really needs water talaga, kung hindi naman talaga niya kailangan ng tubig, hindi ko siya gagalawin. Pero, sabi nga nung iba, water every 3 days, then papatuyuin na 3 days ulit, then then wawater ulit na 3 days after. I don't do that eh, actually. Mm-hmm. You just water the haWORTHia if it really needs watering. Mm-hmm. So ano yun, pag dry na lang yung top portion ng soil mix, saka ka na lang mag-water individually, ganun. Oh yes, pag dry na yung ibabaw. Yung iba yung tinitingnan ko. Ano yun? Ano yung maliit na yun na parang button, Jhogi? The Pika Monster. This is the first ever monstrosa form of the haWORTHia Pika. Oh. So may monstros din pala dyan. Yes. Sa may Fukuryu ba ang haWORTHia? Fukuryu. Balaga wala. Sa Jepaster. Hindi. Marikuha. Yan. Ay, may question dito, Jhogi. Naka-grow light ka? Siyempre. What type of grow light do you use? Okay. Ito siya. This one. Okay. So, ano yung may technical specs ba yan or something? Ano siya? It's a... It's a full spectrum grow light, tapos 13,193 lumens siya. You can buy it sa Amazon. Okay. Kaya as much as possible, kung bibili kayo ng grow light, make sure na ano, kasing liwanag niya yung araw talaga. Okay. Do you have a specific brand? Kahit ito din na tinignan yung brand eh, actually. Okay. Basta naganap na lang ako ng sobrang lakas na ilaw sa ano. Okay, so as long as 13,000 plus lumens, okay na yun. Hmm. Meron bang limit yun? Kasi alam ko si Mark naka-grow light din to eh. So, for you, Jhogi, meron bang limit yun in terms of if it is below 7,000 lumens, hindi na yan effective? Before ako sa grow light, as in, ano lang siya, 2,000 lumens lang talaga, literal. Okay. Pero, hindi nag-utilate yung mga haWORTHia ko talaga. Kasi, di ba nung tinur kita sa farm, Jelon, napaka-shady nung haWORTHia section, di ba? Right. Mm-hmm. Kasi, haWORTHia talaga, they don't require that too much of a light. Like, kasi kaya din sila ganyan yung form nila is because malaki na rin naman yung space nila to capture light. Okay. So hindi mo na kailangan ng amendment, ganun ba yun? Mm. Okay. Sure. So my question dito, Jhogi, sorry. Hindi pa pala nababasa yung kay Doc Alan. Do you change your soil mix depending on the type of haWORTHia or one soil mix for all? Ako, one soil mix for all. And I change medium every 3 months. Tulad yung sinabi ko dati, kada 3 months. Mm-hmm. Ayun. So every 3 months siya magpalit. Pag sa Philippines... Pero, meron yung... ano ba tawag doon? Yung brewing TI. Napaka-delicate nun sa tubig.
Kaya, pakita mo naman sa amin. Actually, binanggit mo eh. Hindi mo pwedeng hindi pakita kasi binanggit mo. Jello, actually, yung mga iba kong worthiest dito, pinapaampun ko kay Tony. Nasa farm niya ngayon sila. Ah, okay. Kaya, pero yeah, yung iba, like that one, the one that you're showing. I think yan yung no, the other one there. So ito yung mga hindi, the other one. The red yung one. Hard leaf. Yeah, the hard, oh, yung hard leaf. Yan. So ito yung sinasabi natin kanina, no, na parang sabay yung hiniwalay na ng category with the other haWORTHia. Yes. haWORTHiops na yan. haWORTHiops. Pero before, anong tawag sa kanila? haWORTHia din. Okay. Ayun. So what else? What other tips do you have? So Jhogi, are you 100% indoor? Yung haWORThia ko indoor, pero yung mga cactus ko nasa labas. Ah, okay. So what are the challenges that you're encountering given an indoor setup? Okay, mga challenges na inaano ko is pag tinabad ka mag-delayed. Yung mga ano talaga, but yung iba haWORThias mo pag tinamad ka mag-delayed, papayat talaga sila agad kasi if you don't water the haWORThia on time, yung yung fine roots nila, it will dissolve one by one. That's haWORThia to rot in the long run. Kaya mapapansin mo, yung haWORThia mo pagtagal, umapayat na lang bigla yung dahon. Oh, okay. Pero kapag ka ganun sila, can they bounce back? Siyempre, mabilis. Okay. Kaya so, as much as possible, malalaman mo kung healthy yung isang haWORThia kapag sobrang plump yung ano niya, yung dahon niya. Yes. Pag hindi na siya plump or pag nag-flatten na siya, kailangan mo na siyang i-repot to investigate kung ano yung sitwasyon ng roots niya. Check mo agad yung ugat niya. Sorry Mark, ano ulit 'yon? Hindi ko na rinig. Kapag pagpayat ano? Na yung haWORThia, pagpayat okay. Or dehydrated yung haWORThia, kailangan mo i-repot to check yung health roots. Ng roots niya, kung ano sitwasyon ng roots niya. Kasi usually yung common misconception pag deflated or payat yung haWORThia is kulang sa tubig. Mm-hmm. Kasi payat, 'di ba? Pero usually, root problem yun. Payat siya kasi hindi nakaka-absorb ng tubig kasi may problem yung root niya. Mm. Buti na lang ako never nagka-root problem. Kasi taba-taba ako. Joke. That's supposed to be a joke. Natawa naman ako. Ayun. So may question tayo dito, Jhogi. What's the best soil mix to root at the rooted haWORThia? Siguro classify lang what do we mean by the rooted. Siguro yun, to follow up with what you mentioned with regards to checking on the roots. So for example, nakita na natin yung roots and medyo ano na siya, medyo hindi na siya fleshy. Ano na siya, brown na siya na dry. So what do we do with that? So I mix for the rooted haWORThia. Syempre, yung gagawin is anong kung ano soil mix yung ginagamit mo as usual. Kasi ganun din ang ginagamit kayo. The same soil mix lang. Ah, same lang. Pero may rule ba to with regards to you have to air dry it or what? O, hindi mo pwedeng biligan or? Kailangan mo siya the wound to heal. Ako naman, pag derooted talaga, binitiligan kayo after a day mismo. After a day mismo? Medyo nakaka-shock, diba? Ako ganun ginagawa ko kasi after a day, I will water them agad. Mm. Ano yun? After a day, kahit walang roots? Kahit walang roots, literal. Okay. After a day. Okay. I wanna tapos, add din ah, kasi I think I saw a comment, like sinasabi niya na dead roots na siya. I would, if it's really parang paper thin na yung roots, I would take all of it out and clean it and then repot. Mm-hmm.
babalik ako sa sana. Okay. So, repot na lang. Same soil mix din. Ayun. Tapos, kapag ireripot mo na pala ang isang deroted haWORTHia, make sure na laliman niya yung pagkabaul. Kapag hindi niyo nilaliman yung pagkatanim, aangat yun eh dahil sa, ano na, sa bago yung ugat na masyadong mataba. Itutulak niya yung haWORTHia patas. Ah, ganun. So, dapat mas malalim yung tanim mo sa kanya kung wala siyang roots. Pero kung tinatamad ka naman magtanim ng malalim, lagyan nyo siya ng wire. Natuwa ko dun sa pag tinatamad kang magtanim ng malalim. Para mag-hukay tayo. Ayun. Okay, so what else? Ganda niya, no? Oh, I think watering schedule na mention na rin natin. So after, the day after, winawater na agad ni Jhogi. Ayun. So what else can you share with us, Jhogi, with regards to care or challenges in an indoor setup? May mga pest ka ba dyan? Pardon? Pest? Never ako naka-encounter ng ano. So kapag ka ganyang indoor setup, hindi ba issue ang humidity? For me, kasi sa Japan, yung problem ko lang talaga is, ano pa tawag dito, summertime, which is napaka-init talaga, parang impyerno, literal. Mm-hmm. Teka lang. So anong nagiging effect nun sa haWORTHia mo? It will dry them up faster than the usual. Pero pero during summertime, yung growth rate ng haWORTHia talaga, kung kung i-observe mo nang mabuti, mas mabilis eh. Mm-mm. Sige. Napansin sorry ha. Oo. Okay. Sabi ni Ate Agnes, mag ano nilagang luya ka daw, Jhogi. Oh, I'll move on to Miss Eva para makapag-rest naman yung voice ni Jhogi. And then I'll throw out the questions, the additional questions to Miss Eva. Ayun. So Miss Eva, in the United States, how do you care? Are you also indoor or outdoor? Mostly, ngayon, mixed ako. So, yung mga Chipanga nasa labas, joke. may discrimination na nagaganap. So, ako, ano, yung soil mix, I use actually pure Akadama. I've tried other ones. Parang the best for my location is using Akadama only. I don't have sources of Kanawa, so I haven't tried that. Pero yun nga, like pure Akadama ako. I feed them liquid fert like every other watering. Like I feed a little bit, kasi completely wala silang makukuhang nutrients from the Akadama kasi inorganic mix siya. Let's see, ano pa ba? Watering ko, it's usually once a week. Depende kasi, like, I look at the, kung nakikita kong medyo parang natutuyo na yung window, yung leaves. That's when I do bottom watering. So, hindi ako makakit sa taas kasi natutulog yung anak ko. Let's see, okay. Indoor setup din ako. So, yung ano ko, yung mga pricey ones ko, nasa indoor setup siya. So, it's by the window lang. It's a south-facing window. So, that's where it gets most of the lighting here. Tapos, I think yung grow lights ko is only 4,000. Lumens. 4,000 lumens. So, it's not as bright. Pero like I said, it's on the window lighting. So, sobrang intense din nung sun at that time. So, like, it could actually stress my haWORTHia. So, pang ano ko lang yung, tarang supplement ko lang yung grow light dun sa area na yun. Ano pa ba? What else did I? So, do you keep the grow lights on throughout the day or only pretty at much, night? Yeah. Oh, okay. No, pretty much, during the day. So, like, as soon, so parang
ang setup ko rin is like, I usually turn it on kapag sinusundan ko rin yung seasons when I turn it on. So like, I turn it on kapag bukas, maaraw, parang the sun is up. Tapos pag alam ko nag-sun is down, that's when I turn it off. So sinusundan ko. So certain seasons, they're shorter light. So I give them shorter light. Parang I follow the sun too. Kind of. I don't know if that makes sense to people. Okay. So it that's what I do. It doesn't mean, so you also have, kailangan din ng haWORTHia yung night time. Yes, because that's when they're most active is when at night. So I and it's cooler at night. That's when you also would want to water. Mas okay na mag-water sa gabi din. Kasi ang pagkaka dati akala ko yung grow lights will be there to, you know, prolong the sun exposure of the plant. So parang kahit gabi naka-on yung grow lights. So hindi pala dapat ganun. So dapat pala kapag kagabi na rin, you can turn off the grow lights too. Yeah, so meron ding resting period yung ano light. Yung so plant. You don't give them that much, you know, light. No, parang 24/7 na sila. Yeah. So ano pa ba? Yun nga, so I usually fert then like every other watering kasi inorganic yung mix ko. So which I would suggest to people if they're using purely inorganic mix, you have to kind of feed them more. Kasi otherwise they just get water. Yun lang yun na notice ko. Pero obviously you gotta dilute the fert more. Ano pa ba? We have a question here. May pag indoor ba safe na sa pest? No. So ito yung so you know, it's not readily available. Certain plants are not readily available to me. So I would import to different countries. One of my latest import actually had scales. So, nung una, syempre, like, it's one of those things that progress na hanggang sa hindi, it's like in your face, doon mo lang makikita na may scales. Because they tend to be in between the plant, like, the in between the leaves. So, medyo tight yung rosette, so hindi mo makikita masyado. So, what I did was, nag-start na akong mag, I forgot the term. It's a certain type of ano tawag doon? My God. Bablangko na ako. Aga kasi. Shit. Nutang na ako, man. Nutang pa rin ako. Systemic. I use systemic. Ah, systemic. Okay. Yeah, I use systemics. So yung certain ones that I'm using, I could actually get it upstairs mamaya. Yung certain ones I'm using actually gets rid of the scales too. Okay. May question tayo dito. Paano malalaman kung dormant yung haWORTHia and gano'n sila katagal bago bumalik sa normal? Well, ako na ba? Ako ba? Okay, ako din may inputs din ako mamaya. Sige. Tag-iisa kayong round. Let's start with Miss Eva. Tag-iisang round. So yung best indication ng dormancy is that dilig ka na dilig dun sa halaman mo. Hindi naman siya nagtitake up ng tubig. So it's like usually parang sobrang tuyo niya, tas wala na siyang roots. So usually haWORTHias are from South Africa, so may winter area, may winter season sila dun, diba? That part kung South Africa is it? Uy. What is wrong with South Africa? Di, alam ko windy lang dun. Windy lang ba? Hindi ako sure. Pero alam ko kasi kapag hold on, trying to process. Sabi ko sa inyo, lutang pa ako eh. Sabi ko sa inyo, lutang pa ako. So, kapag mainit kasi, that's when they enter mostly the dormancy. Kasi, they're winter growers. So, usually, even if they're considered winter growers nga pala,
usually ang most active nila talaga ng growth is around late fall or early spring. So even if they say it's winter growers, yun yung pinaka talagang active sila. So they like cold. So pag summer, they need a period of rest then with growing. So they have a period of dormancy. So natural lang na mag-enter ng dormancy yung plant. The problem is with the Philippines, it's hot all year round. Right. So nag-enter siya ng, so matagal siyang gisingin for like in the tropics na mainit. Usually couple of months lang ang dormancy, but yun nga, like sobrang init sa atin, so matagal, so mahirap siyang gisingin. So what you want to do is you want to expose it to cooler areas, tapos ano yung very windy, and then I mean sa akin kasi yung pag dormant yung hawo ko, usually inaano ko siya like nasa malamig na area with a lot of wind, tapos siya ako dinidiligan. So some people, yung experience nila with the dormancy is pag diniligan nila doon, nagkakarat. I don't know. So you guys might have more insight doon sa dormancy with the in the Philippines. Mm-hmm. Ayun na ako. Tapos na ako. Ayun more. Anong input mo when it comes to dormancy? Sa akin naman, yung dormancy na natitrigger siya ng for sa indoor setup pa, natitrigger siya ng too much light. So pag too much light, okay, nasi-stress, maganda yung kulay niya pero walang progress or walang development dun sa root, walang root growth. So yung way ko to combat it or to resolve it, naglalagay ako ng net. Kunwari, nakita ko lang dito sa Japan eh. Kunwari ito, dormant siya. Dormant siya kasi brown yung leaves niya, which is dapat usually green, tapos dapat plump, di ba? Mm-hmm. Yan. So what I do is, I just put a mesh. Tapos, okay, ganyan. So parang may sarili siyang shade net, ganun. Yes. Oo. Oh, so, okay. So pagkatapos, kunin ko na lang. Pag nakita ko na siyang plump na siya, tatanggalin mo na siya. Kunin ko na lang yun. Oo. Oh, so, okay. Nakikita ko to sa Japan at saka sa Thailand. Ginaya ko na din. Tapos okay, yun, duwagan na naman sa akin. So yan, yung hawak mo, that is on a normal day, that is supposed to be green. Yes. Actually, meron ako... If it's actively growing, it's green. Meron akong actively growing. This is, sorry, bigay to ni Timothy, natulog sa akin. baka i-induce nyo ng ano. Ayan, ito, comparison ng dormant at saka hindi. At active. Okay. Yan. Akala ko pa naman, yung parang maroon type, mas maganda kasi yung itsura niya sa akin. Ay, hindi. Never. Okay. Okay. Wag ang ready siya worth it. Wag. Oh, so paano malalaman yun? Sige nga, bigyan nyo nga kami ng tip. Paano malalaman when you're buying a haWORTHia, how will you know if it's dormant or not? So, kapag plump ito, yung leaves. Oh yes, okay, plump. Lalo na yung center, dapat plump. Okay. Okay. So, are there... Tapos malalaman. Typical... Go ahead, Mark. So, like for example, yan, naging maroon. Is there a haWORTHia na maroon talaga yung color? Or pag maroon siya, indicator na siya agad na hindi siya, na dormant siya? Ay, hindi lahat kasi. Meron din mga maroon. Ah, meron din mga regular na maroon. So, it's really on the plumpness of the leaves. Yes. Okay. Ayan, may question tayo. Parang follow-up din to. Pag tumatayo ba yung leaves, ibig sabihin ba kulang pa sila sa sun? May hawos or in a bright shaded area?
Yes. Pag nag-etiolate, that's a good indication na kulang pa rin siya sa light. Paano nag-etiolate ang haWORTHia? Tumatangkad siya, parang nag-cherry. Tumatangkad siya. Pumapayat. Pag ganina mo siya, pumapayat talaga. So, meron ako dito actually, wait. Na parang makikita nyo yung part na nag-etiolate. Nasaan ba? Wait. Paano mag-flip ng cam? Go to the gear icon. Sa settings. Saan? Ito na lang. Kita nyo ba? Binaliktad ko na lang eh. No? So makita nyo yung area na parang sobrang... Usually kapag maganda yung grooming, wala kang masyadong makikita ng like spaces like that. So ito galing siya sa sa box. So it took a while. Pero yun yung bagong growth. Pero makita nyo parang medyo matangkad siya dito sa area na to. So those are etiolated areas. Ah, okay. So dapat, ideally, dapat even and symmetric siya. Oo. So like, itong trangkata na to, ito yung big one ko. Hi guys. Ito, kita nyo, ang ganda ng grooming. Wow, don't pay me to Georgiana. Wait, kita ba siya? Yes. So, hindi ko makita. Wait nga. Click on the cam and mic, the gear icon that you have on the screen. Ayun. And then from there, you can change the camera that you're ayun, going yun, to back-facing na. Yeah. Kita ba? Yeah. So that's, okay. Got it na, wait. Wow. Wait. Ayan, so this one, like, makita nyo ang ganda din ng grooming. So it's like really the grooming that, ano. Kasi makita nyo pantay din yung grooming. Yung medyo pantay yung taas. So, walang matangkad, walang like sobrang baba. Mm. Tapos parang very even yung leaves. So, yun yung medyo ano, you want your grooming to be like that, na parang medyo pantay yung taas. Tapos walang like sobrang taas na ano. Wala dito yung etiolated na trangkata ko, sorry. Pwede ba siyang pisiling? So, yun yan. Oo, pisiling ko. O, yan. Ayun. Wait lang, may input tayo from Ron. A dark period is necessary to complete the photosynthetic process of succulents. Yes, kasi hindi gagana yung crassulacea natin kapag walang night time. Oo, ayun. Yes. Wait lang, ang dami ko na palang namimiss na comments. Ayun, sige, let's proceed with your basic care, Ms. Eva. What fertilizer? Teka, tapos na ako, diba? Kala ko ay, sorry. May what fertilizer do you use daw? You mentioned it earlier. Ay, yung akin. Actually, pwede na yata ako umakit. Baka gising na sila sa taas. Wait lang ah. Off ko muna yung cam ko. Okay, sige. Paano bang off? Video. Ayan, and then, sabi ni Doc Alan, may winter sa South Africa. Yes. Parang Australia. So tama ako. Oh, parang Australia. Kala nyo kahit lutang ako, ha? Oh, pati si Miss Vida, winter sa South Africa is from June to August. Ayan. And then, Tim, I place some of my haWORTHia sa office windowsill all day cool, but with direct morning, dun sila gumanda. Ayun, I think ito yung isa sa siguro major takeaway that haWORTHias are winter growers. Kaya yung sinasabi nung iba na bakit kailangan naka-air condition yung haWORTHia. So I think that's the reason why. So they need the cool environment, guys. Wait. Yung fini-feed ko is this guy. Ito yung fert ko. Ah, wait lang. I-focus natin. So Dyna Grow Bloom. 3-12-6. Yeah. Tapos ito yung ginagamit kong systemic insect drench. Okay. How often do you do the systemic? Twice a year lang siya actually. No, twice a year. Okay. Oo, twice yung recommended dun sa bottle na twice a year lang. Oops, sorry.
Wait, off ko na yung video. Kita nyo pa yung ano ng aso ko. Ayun. Tapos from Doc Alan, concave leaves, easy to dislodge from the soil. They don't have the shine. Signs that your haWORTHia is sleeping. Ayun. So, paano ba yung concave? Ah, okay. To the left or to the right? Kasi concave and convex. Oh, so, pag concave, dubog. Okay. So, Jhogi, kaya daw ayaw mong ipakita kasi baka bullying ka ng Japanese BIR. Oy, from what does crassulacean acid metabolism? Ayun yung sinabi ko sa inyo kanina. Ah, okay. So what's this while we're waiting for Miss Eva? So ang crassulacean acid metabolism is sa gabi, yung stomata ng mga tenis nakabukas mm-hmm. sila. They will intake carbon dioxide. And then, okay. Sa umaga naman, yung na-store nilang carbon dioxide, gagamitin nila yun by morning. Pero, yung stomatas nila is nakasarado na by morning na yun. Mm-hmm. Kaya, pwede to synthesize by morning, pero hindi sila na dehydrate kasi yung nilalabasan ng water sa katawan nila, which is the stomata, nakasarado na sila by morning. Kaya, kailangan talaga nila ng night time to rest and to absorb carbon dioxide na gagamitin nila sa umaga, which is the crassulacean acid metabolism. Ayun. So guys, may sinend ulit si Mark Ryan na link ka about that so you can read that more. And then, Sir Abner, again, give them temperature differential, warmish days, cool nights. Ayun. Okay. Yeah. Kailangan, you will give them cool nights talaga for the come to work. Okay. Ayun. So ideally, naka-aircon sila sa gabi. Oo. Pag dito sa Pinas. Oo. At dahil dyan, ikaw na Mark. What's your basic care? Okay. So what's your basic care basic sa Philippines? Oo. Papadala ako ng link ka sa comment section. Masahin nyo na lang daw, guys. ito yung indoor setup ko. For the details, lahat ito makukuha nyo sa Ace Hardware. Oh, wow! Yes. Dito sa link ko, saglit. Sa link ko dati, I used to... sige na, all caps na, indoor setup. By the way, ang daming may gusto ng ng ash hair. Talaga ba? So, pepper. Ano ba? Salt and pepper yan, di ba? Salt and pepper hair. Salt and pepper hair. Yes. Kasi hindi naman ako lumalabas. Hindi ako nag-dye ng buhok. Okay lang ba? Daddy look. Who's your daddy now? Tapos ito naman yung soil mix ko. Lalagay ko lang yung link for more details. Tapos later on, ipapakita ko na din sa inyo. Ah, sige. Ayan. So, ayan. Sige, si Florin daw mag-sponsor ng Japan trip next year, guys. So, thank you, Florin. Message to si Florin. So mag-haWORTHia na rin si Florin. Oh, siguro pag na-bore na siya sa mga niya, sa mga gym no niya. Ayun, so guys, save niyo na yung link na pinost ni Mark so that you can check as well. Ayan. Okay. So meron siya for indoor setup and then meron din siya for soil mix. Yes. Tapos ayan. Ito ngayon sa current setup ko. Ayun. So, yung current setup ko is
yung brand mismo at saka kung saan niya makukuha tong LED light. Sa Ace Hardware ko lang to na nabibili. Okay. This is next LED. So yung sa gitna, tinanggal lang ko lang ng light diffuser which is yung covering. Oh, yung puti. Tinanggal ko lang for more intensity. Kasi okay. Yung mga nasa gitna kong plant, usually mga light demanding. Kaya yan. Oh, okay. So ganun din ang ginagawa mo? You arrange it based on their light needs? Yes. Usually, yung mga stable, nilalagay ko sa gitna kasi intense yung lighting doon. Kasi pag hindi pa siya stable, tapos nilagay mo siya sa gitna, magdodormant siya kasi there's too much light. So, yun. Ito, pag hindi pa siya dormant, nilalagyan ko muna yun ng mesh. Ano yung pure yellow? Wait lang, sorry na. Yung pure yellow na katabi nun? Saan? So, ay, pop dormant ba siya? Din. Dormant din yan. Okay. Parang full variegated, no? Oo nga. Binihead ko na spring book variegated. Oh. Ito yung head niya. Ayan. Galing din kay Jhogi yan. Jhogi, thank you. Gumana yung sip-sip ko sa'yo. Konting ano lang sip-sip. Free plant. So mga nainggit, sorry. Okay, so Mark, ano yan? You have it on a tray and then tsaka mo nilalagay yung pot dun sa tray. Ay, good question. So, full details na lang. Available din dun sa link, pero sabihin ko na din. So, itong trays ko, galing to sa Daiso. So, okay. 88 pesos to. Tapos, yung pots, yung common na black pots. So, okay. As you can see, kasha siya. Parang sinuka talaga. So, kasha siya, apat na pots. Oo, apat, tapos tall pot. Okay. Ayun. Pero quick kailangan lang. Ng space. Sa akin, kailangan ko ng space in between para airflow at saka mabilis matuyo in case na, kunwari, pa nag-water ako, tapos may spillage, mas mabilis siyang matuyo. And by the way, this tray is meant for drying dish or drying plates. Mm-hmm. So, meron pala akong sample dito. Ayan, ito. Ayan. So, may grooves siya. Okay. So, pag nag-water ka, tapos may spillage, matutuyo siya kaagad kasi nakaangat yung pots. Oo nga, nakaangat so, pa yung pots. So, 88 pesos to, available sa Dice, so hindi ako nagbebenta nito. Okay, mag-homage dyan. Oo. So, yun. Tapos, itong steel rack, galing sa isang seller to sa sa CSSPA dati. Binili namin ni Timothy. Available din to sa Mandawi Foam or Ace Hardware. So, yan. Tapos, yung sa akin, yung usual na question is how you distance ng light sa plant. Mm-hmm. So, sa akin, 9-inch from the light papunta doon sa tip ng pot. 9 inches, okay. O, 9 inches. Or it could be higher for taller pots. Okay din naman. As long as stable yung root growth nila. Okay. Anong recommended pot mo for haWORTHia? Kasi parang sinasabi nila, better daw kapag ka taller pots because of the roots. Yes. Taller pots talaga yung gagamitin usually. Sa akin, I have better results kasi it prevents any problems talaga sa roots. So, kunwari, ito, pag nagdilig ka, yung mga tubig, nasa ilalim na kaagad. Tapos, okay. haWORTHia would just reach to that area na basa. Instead na magstay yung
yung wet area sa kanila. Okay. So, ayan. Pag shorter pots, less room for roots, tapos basa pa. Basa, oh, okay. Yung basa malapit sa halaman. Uh-oh. Pero quick touch lang with regards to your soil mix. So may organic ka kasi si Eva tsaka si Jhogi inorganic talaga sila eh. Ikaw, are you using adding organic matter there on your soil mix? Coarse compost. Yung ginagamit ko 10%. 10% lang and then that's it. Tapos ano, 50% pumice and 40% akadama. Pero yung toppings ko, pure akadama para uniform. Okay. Para maganda sa picture. Yes. So nandun din sa link mo kung saan nakukuha yung compact compost? Yung coarse compost. May coarse compost pa. Sa East Hardware din mabibili. Okay. So, feeling ko kukunin ka ng check Ace. Kung meron sa ano. Hindi din ako alam. Hindi ko alam kung meron sa QCMC. Basta hanapin yung coarse compost. Oo. Ayun. So, may recommended si Abner Lim for fertilizer Hyponex Mag Amp Plus K. Yes. Yan din gamit kayo. Jhogi, yan ba yung binili ko dyan? Oh, yan nga. Yung yellow? Oh, okay. Yan mismo. Okay. So, any other tips? So, kapag ka ganyan, do you bottom water or top watering ka? Bottom water once a month. Tapos, top water din. Top water din sa kanila. Gaano kadalas ka sa tap watering? Every 3 days. Kasi pag kunwari yung good indication ko pag nag-water ako ngayon tapos mapansin ko completely dry na yung top portion ng soil mix, I would water the day after. The day after, okay. Pagka nagbo-bottom watering ka, ilang centimeter of water ang nilalagay mo sa tree? Or may ganun? Siguro mga 1 inch. Tapos, 1 inch? Oo. Tapos after like 3 hours, tinatanggal ko na yung sobra, yung hindi ma-absorb. Okay. Uh-oh. So, 3 hours yung, basta 3 hours na babad and then tanggal na. Oo, tanggal mo na. Kasi akin, ginagawa ko yun kasi mas mabilis matuyo yung soil mix sa akin. Mabilis. Tingnan mo, kakadilig ko lang yan kanina, umaga. Mm-hmm. Tuyo na siya. So may kaya binababad ko minsan sa 2 oras. Ano yun? Because of the fan? Because yung sa windy dyan sa area mo? Dahil may electric fan ako. So, yung electric fan ko, 8 hours sa umaga, 8 hours sa gabi. Naka-timer. Oh, yung light ko naman, okay. Yung light ko naman, 12 hours every day. 12 to 14 hours. Okay. Pakasan pala paglagay ng parang bakal sa ibabaw para pumantay? Wait lang, anong klaseng bakal ba yung sabi ni Florid? The mesh or the wall? Yung ano siguro, to anchor yung ano yung plant. Pag wala pang roots. Yung mesh, it's because ano sobrang sensitive pa ng plant. So they don't need as much exposure. So yung iba nilalagay ng mesh. So yung sinasabi niyo naman bakal is to anchor the plant down. Para hindi siya umangat. Para hindi umangat kapag nagro-root ka. Ah, okay. Anong sample nun? Bakal talaga? Or pwede yung kahit mga barbecue stick ganyan? Hindi. Parang kailangan it goes over the plant para ma-push down yung plant eh. So pwede mga paper clip, ganun. Ah, okay. So parang
pupush down mo talaga yung plant. Oo, para hindi umangat kapag nagro-root. So parang around the plant, okay. So my question tayo dito, is it true na mas mabagal ang growth ng isang RV haworthia? What's an RV haworthia? Yes. Reverse var. May example ako dito if you want. Oo. Ayun. Pero wait, so Mark, what else? What other tips can you give our viewers? Ito. Ito lagi kong ginagamit for watering. Or Hormix sa Ace Hardware din yan. Tapos, Super Thrive, bigay ni Eva. So, ina-alternate ko sila every watering. Effective ba sa'yo? Yung Super Thrive, you think? Oo naman. Yeah, okay. So far, ito, actually, yung Hormix, parang hindi ko na siya nagagamit lately. Super Thrive na ako. Sana wag sila maging dependent kasi galing pa sa New York to. wala sa ano? Wala sa Lazada or something? Alam ko wala. Alam ko meron, so, pero like the price is not as cheap as it is here, I think. Kasi yeah, parang so ini-import din siya eh, ng mga nagbumibili. Oh, okay. Ayun, masishare ko, importante talaga yung ventilation. Kung... Kung mainit sa lugar nyo, nababawi ng ventilation. So, instead of investing kung anong ilalagay nyo sa plant, mag-invest na lang kayo sa electric fan. Magkano lang ng electric fan? 800. Oo nga. Tapos, pili kayo ng timer. Ayun. Oo. Kasi yung haworthia kasi nag-aabsorb siya ng carbon dioxide sa paligid niya. So if you move the air around, mas madami siya nang absorb. Oh, okay. Okay. So may question tayo from Janet Ong. Notice that you use plastic pots. Is it better than clay pots? Well, it retains more water. Kasi mainit sa Pilipinas, so the plastic pots retains more water sa loob. Instead of using clay pots na mas madaling mag-ano yung tubig. Kasi mas masyadong porous yung clay. Lalabas agad yung tubig sa medium. Okay. Siguro kung gagamit ka ng clay pots, baguhin mo din yung soil mix mo. Sa plastic pot, madali i-transfer yung mga haworthia kasi hindi mabigat. Ayun. So super effective daw yung Super Thrive, sabi ni Doc Alan. Thanks Ninang, so inaanak mo na kami lahat. Ang dami kong inaanak, tatanda pa sa akin. Oo, so ayun si Kim. Sana magkaroon na ng Doc, event para magkaroon na ulit. Available sa QCMC ang Super Thrive pero limited. Naku, madami atang pagpapit ng QCMC. Ang bilis, mabilis yata ang ano. Oo. Si Von, 3 hours bottom water pala si Mark Ryan. Eh po, Doc. Bidya ko isang galon, Doc Alan. Okay. So, Florin, yung ratio niya is si Mark is 60% pumice, 40% akadama, and then 10% compact. Hindi nag-a-add sa 100. Ano ka ba? Of course. Ito na naman si Jello. 50% pumice yata siya, 10% ano. Hindi ka nagpe-pay attention, Jello. Hindi nag-a-add sa 100% yan. 50% pumice, 4%, 40% akadama, and 10% coarse compost. Ayun. So, yun, guys. I love you, Jello. Mas lutang ka pa sa akin. Oo. Sa Super Thrive daw, ano yung composition?
It's meron kasing anong super try, meron siyang ano 'yun? Ano ba 'yan? Yung kelp. Meron siyang kelp tsaka mga vitamins for the so, plants. So pwede ba? Pwede rin yung seaweed. Pwede rin yung seaweed. Yeah, you can try. You can try pero very small lang yung lagay niyo kasi baka masunog din yung plants for too much kapag nilagay niyo ng mas marami. Mas marami. Yeah. Ah, okay. Okay, so let's proceed na kasi we're going through our second R. So, si Mark 1R lang daw siya. Thank you, Mark, for joining and gracing us. So, let's move to the next one kasi madami din itong questions about this. About propagation. So, what are the different type of propagations? And I think ito yung pwede natin balikan yung question ni Sir Dan regarding seeds. So, okay. So, what's the first propagation technique that we are going to tell them? Ako na ba? Eva. Yes. Sige, ako na lang. Okay, Eva muna. Yeah! Wait, isa lang? Sige, one. Hindi, kahit one madami. Is true. Kahit madami. Kahit madami. Input, input yeah, more than one. So, there's a bunch of ways to do it. So, yung pinaka, I think kapag newbie ka, what you wanna do kapag nagpo-propagate is through cutting. So, you bibihid mo yung plant and then you're gonna replant the top cut. Tapos naglalatas, offsets will come out of the bottom cut. So that's the first one. So by offset. Meron ding nagna-natural na offset. Pero meron ding, like there are other plants that they're usually solitary. They don't really offset as much. So one of them is like the Bayeri. So they don't really offset. Matagal siya mag-offset. So usually they cut it to get the offset. Tapos meron ding sobrang bilis dumami. Like retusas are quick, simbiformes are quick, obtusas or coperi are quick to offset. Another way is you could leaf prop. Wala akong props dito ah. You could do leaf prop, so you could take a healthy leaf and then, pero mas matagal siya. And you take a healthy leaf and then propagate it via leaf. So a plant mo, like a lot of people are familiar with succulents. So, yung echeveria type. So, you do something very similar to that. Another way is through seeds. Note nga pala with haworthias, when you're trying to get seeds or you're trying to pollinate them, you need two different, genetically different plants. So, kung may dalawa kang retusa, same, parang, let's say, pareho silang offset ng one big mother plant. Pareho sila nag-bloom, you can't really pollinate them kasi hindi sila genetically different. So you need two genetically different plants to do the pollination. So they're, I think self-sterile is the word to use. Yeah. So you could do that. Matagal ang, whoa, what's that? matagal kapag seeds, usually you could, I think mga 2 to 5 years before you get it at a decent size to sell. So usually seedlings are much more expensive. So here, meron ako siya actually na seeds dito. So I just started actually growing from seeds. So mga first attempts ko at pollination, di naging successful. And then parang as you practice more, so as the season, may bagong season ngayon ng seeds, medyo mas ano actually ngayon mas successful yung pollination rate ko, and then I have like different friends then that are helping out. Hi Chad, I don't know if you're watching, you're probably sleeping, but he helps me with the mediums to use pag nagsosow ng seeds. So dito, hold on, I'm actually, let me change my mic, my camera facing that. Okay, kita ba? All right. So yes. With this one actually, and so this is like noong una talagang hirap ako kasi ano they with the seeds, they take ano kailangan maganda yung difference ng day temperature mo with your night temperature for them to work. So that's one of the big requirements kapag ano kung isasow mo siya as regular. So ako, so this one is
These are chongkata, and then ito medyo tuyo na nga to eh. I need to water. Pero ito, ano, Comptoniana, and then chongkata seedlings. Siya. Very, ang hirap kasi with variegates din. They're very slow to grow, ang mga variegates. So, when they're slow to grow, matagal mag-mature, matagal din mag-spit out ng, or mag-throw out ng blooms. So when that happens, it's hard to like for me I love variegated plants as many of you guys know already. Pero dahil matagal siya mag-mature, ang tagal ko rin makakuha ng bloom per plant. So ngayon at this point, I'm trying to collect mother plants, and then at this point kung ano lang yung sabay mag-bloom, yun lang yung napopollinate ko. So ngayon, like that's the current status kasi ang tagal eh. Meron, syempre, like, some of the variegates are very expensive. So, you get small plants, so it's much cheaper. Pero at the same time, yung cutback mo naman, ilang taong kang magka-cutback before they actually throw a bloom out. So, yun yung seeds. So, that's seeds. There's also, so yun yung through seeds. Meron din. Miss Eva. Go ahead. Sorry to cut you. For the seeds, so paano mo siya i-germinate? Close container din. Oh, and then okay, what sorry. Type of soil mix do you use? So yung akin, noong una mga first try ko, I find more success kapag yung plant, yung ginagamit kong medium to sow is like yung regular mix lang, it's more fine. So I don't use akadama dun sa mix ko. So I use like a cactus soil mix na yung parang nabibili lang na talagang mix miracle na. Miracle Grow ganun. Oh, yung ganun, yeah. It's actually Miracle Grow. So, yun lang yung ginagamit ko. So, what I do, I usually collect like soup containers, yung parang gantong ano, soup container. And then, I would put, I like halfway, nalagyan ko ng soil, na cactus soil. And then, I'll water it to make it wet. And then, mina-microwave ko siya to have a sterile, parang ma-sterilize yung soil. Tapos after mga 2 to 3 minutes na ima-microwave, and then you cool it, and then that's when you just sprinkle the seeds. So kung di, those that don't know what they look like, wait, saan ba yung camera ko? They look like that. So para siyang, kung yung di pa kayo nakakita ng seeds, ng ano, ng so, haWORTHia, yeah, they look, talaga, no? Yeah, para siyang paminta. So it's like pepper. So, ano, ginagawa ko, so nilalag, tapos I sprinkle the seeds on top and then I close it. Because I leave it closed actually for a good month. A good month na hindi ko siya ginagalaw. Tapos ito nga, ito actually, this one, this is, I didn't open this for 3 months. So nagbakasyon pa ako ng Pilipinas, pagbalik ko, tsaka ako siya binuksan. So these are sown. So hindi ko siya ginagalaw. So I find more success that rate. Pero yung iba, ang ginagawa naman nila, I know Doc, hi Doc. Si Doc, ano, naglalagay siya ng, nilalagay niya sa Ziploc yung, ano, yung pot. The Ziploc bag, and then he keeps it sealed for also like about a month, I think. Doc so, Allen ba to? Yes! Hi, ayun. Dinong. Dinong Doc. Ayun. So, Miss Eva, when you say, with regards to the morning and night temperature, so extremes ba yun? So dapat parang very hot day and then a very cold night and then for this is when successful. I think this itong setup na to, like when you want to do the night and daytime temperature, I think this setup works kapag if sow mo lang yung seeds mo sa labas without covering at all and stuff like that. Yun yung parang ano nila, like yun yung parang time kasi in their natural habitat, that's when the seeds actually germinate. Pero yung akin, because like I'm all like I only have one temperature, so nilalagay ko na lang sila sa ano, nagjo-germinate naman sila sa like container, sa soup container. Okay, so what tool do you use for pollination from Sir Dan? I actually nung nagpo-pollinate ako, ini-strip ko lang yung petals, tapos pinag-gaganong-ganong ko lang.
Inaano ko lang yung male and female part. Yung old school, gano'n. Yung old school. Pero ngayon, parang nung nagtatry akong mag, ano, I've seen videos of other people na nagtatry. Yung iba, tinatry nila with cat hair or cat whiskers. Nilagay nila sa stick and then they just, you know, put it on one flower and then to the next flower and then back. Pero ako, actually, I use brush, like very fine brush like this. Okay. My tools. So, ayun, parang inaano ko dun sa, yung sa loob ng flower, ginaganon ko lang siya. Kasi, maliit naman siya eh. So, parang very fine yung brush. So, inaano ko lang dun sa one flower and then to the next. To the next. Okay. And then, and then back para alam mong silang dalawa yung magka-pair. Okay. And usually, pag bumukas yung flower, so those that are wanting to pollinate, pag medyo bumuka na siya yung flower, you can try and do the pollination na. So, makikita mong nag-open na yung flower. So, yun, pwede mo nang ano. Napansin ko rin, like, parang nagkakaroon ng, pag sumarado siya, parang nagkakaroon ng sticky substance outside nung parang na-pollinate mong flower. Mm-hmm. Parang nag-close siya and then it, like, sticky stuff comes out. I don't know if that's a good indication na successful siya. Baka placenta niya. And usually, you only have a couple of days, actually, to pollinate them. Kasi the blooms are only good for maybe a couple of days, maybe mga, I don't know, mga 3 to 4 or maybe 5 days na okay yung bloom to pollinate. Minsan, so, yun din yung difficulty with breeding them is you have a very limited time. Like, nagkasakit ako nung time na yon, so, I missed a good set of flowers. Kasi, saglit lang talaga siya. Okay. What's that? So hi, Florin. in the air day niyo ba yung days or weeks in seed or so right away? So, yung akin, like, other people have different, say, yung iba, maraming experienced growers that say they wait a couple of months. So, nilalagay nila sa paper and then they let it dry out for a couple of months. Jhogi, sabi niya, usually 6 months lang kasi yung seeds. Ako, pag ako nagsosow, so hinihintay ko talaga yung parang pumutok yung bunga to spit out the seeds. Mm-hmm. So, pag kinukuha ko siya, tas only like maybe 2 weeks, sinusow ko na siya kagad. Sinusow ko na siya. I find, nung ginawa ko siya, mas medyo successful yung rate ng akin. Compared dun sa hinihintay ko. Pero other people, like, syempre, iba-iba tayo ng area. Environment, right. So, environment. So, sa iba, maybe, like, waiting a bit more might help them, you know, a better rate, get a better rate. Eva, question. So, yun. Yes. Paano mo malalaman na i-harvest mo na yung seeds? Talagang puputok siya. Like, makikita mo, maitim yung fruit. Maitim na siya, tas sobrang dry, tas talagang gumaganon siya. So, makikita may expose yung seeds. So, yung mga kapag successful yung pollination nyo, makikita nyo din na parang medyo, parang may bunga na siya, may buko na. Mm-hmm. So, when that time comes, ite-tape nyo na. And then, a couple of weeks later, makikita nyo parang natuyo yung labas, tas parang bumukang ganon. Makikita nyo yung expose na seeds. Tas minsan, so, like, magsasak. Pag nakita ko na yung na-expose yung seed, yun na yun. Pag nag-crack na yung yung parang bunga niya, that's when I usually take it out. Kaya usually, talagang maano din, like parang makikita nyo, that's why you need to tape around it, kasi makikita mo rin na parang, siya, kumakalat talaga siya, pumuputok siya. So, yung ibang, makakatch nung tape. Yung ibang seeds. Kasi sobrang liit niya. Parang alikabok nga. Okay. Okay. Oh, last question from Florin. Na-try niyo na po ba mag-collect ng pollen? Marami-rami din ba pollen ng haWORTHia? Ay, hindi it's impossible. Very low. Yeah, it's very small. It's very small. Parang pag inano mo siya, parang hindi mo nga minsan makita sa brush na may pollen. Oh, okay. Yeah.
Minsan makikita mo, minsan makikita mo, pero minsan pag like ginanon mo sa brush, minsan may makikita ka maliliit. Pero minsan you don't even see it. I don't know, bulag lang ako siguro. Kasi fluorine beans, pwede mo siya itago yung pollen, like the gymnos. Yung ginagawa nila sa gymnos, i-rest nila yung pollen para pag may flower na yung iba, pwede nila gamitin ulit. Pero sa also, pwede pala siya sa gym. Sa haWORTHia, that's not possible to rest the pollen. Ayun. Kasi sobrang liit din ng flower niya compared sa gym, no, 'di ba? Gym do medyo malaki, tas kita mo yung mga ano, like medyo three, I don't know, like three lang yata yung ano niya, four pollen. Parang maliliit masyado. Ito si mo alam kung nakolekta mo yung pollen. Si Mom Cheryl, may online shop ka ba, ma'am? Ako? Oo. Secret. Si Mom Cheryl kasi is from ano, Hawaii. So, oh, hi Ma'am Cheryl. Meron. Check ako later. Kasi for US lang yun eh. Oh, ayun. Pero usually kasi po, kasi ang hirap nagbenta din kasi sa US because some of them are not as educated. So yung parang makita nilang maliit na plant, tingin nila sobrang mahal yung presyo, pero hindi nila naisip na, look, like yung plant na yan, dalawang taon yan sa akin bago lumaki ng ganyan, you know? Aba, may ganyan din pala sa US. Akala ko only in the Philippines yung ganun. No, meron din mga ganun na ano, like, ino-cry ka nila, ganun. Ah, talaga? Oh, okay. Oh, well. Ay, okay. May question si Sir Dan. Ella. Ah, yes. Eva. Ella tuloy. Ano yun? Ella ka din. What tool do you use for pollination? Andyan ba yung mga sinabi tools? Sinabi ko na. Oo, oh, hindi nakikinig ko na si Mark. Ito si Mark. Ayun. Okay, so next. Hi, Sir Dan. Next type. Oh, Sir Dan, alam ko ikaw nag-name drop sa akin. Nandiyan pa ba siya? Oo, nandiyan pa yan. Ayun, so what's our next? So after ng pollination, Jhogi may so there's prepared... Also, ayan, so yung kay Jhogi, root. Oo. Uy, sa akin yung piheading ha, meron akong magandang sample. Ay, wow! Yes. Pasabog din talaga to. Kunyari, hindi siya prepared. Competitive din ako. Kukunin ko yung... Tatlo kami actually. Kung kaya competitive kami lahat. Oh, sige. Aray, kuku din! Let's go to Jhogi first. So another way of propagating haWORTHia is through leaf. Okay. Pero lagi kasi ano, yung ginagawa ng mga members sa haWORTHia, pag puputol sila ng dami yung meristemic tissue, which is this, yung nag-a-attach nung down sa main body of ng haWORTHia. Dapat kita mo pa rin yung parang ring. Kasi yung part ng stem. Pag wala siyang meristem, walang lalabas na bagong offset sa leaf. Tapos, kapag kukuha kayo ng dahon ng haWORTHia, kailangan ano, pili kayo ng napakataba na dahon. Yung sobrang chunky talaga, like this, no? The chunkier, the better, kasi mas maraming lalabas na offset pag gumamit kayo ng ano, ng malaking dahon, like this. At ulitin po natin na, make sure na may meristemic tissue na naka-attach. Pag wala pong ganyan, walang lalabas na haWORTHia sa dahon ninyo. Okay. May technique ba in terms of how to pull it? Or dapat from the bottom ka talaga kumuha? Ako from the lowest part talaga ng haWORTHia. Ano lang yun eh? You will just kapag pull hindi, it. Kapag hindi bottom kasi ano, Jello, mapuputol mo yung ano, kasi sobrang kapal, mapuputol mo ng ano, hindi maayos. Hindi masyadong maayos mo okay. Mapuputol. Sa link na pinis ko, meron doon kung paano exactly mag-cut ng leaf propagation.
Si Ron din yata, hi Ron. Si Ron din yata merong video about how to get the leaf. Ayun. Sige. Pero ano naman eh, kung kukuha ka ng dahon, ano lang pull it gently. Break it to me gently, ganun. Sorry talaga guys, napaka-husky talaga ng boss. Break it to me gently. Break a leg. Okay, pero Jhogi, so pag propagation, anong gagawin natin doon? Same soil, mix mo, tapos ipapatong mo lang, ganun? Dapat ba medyo nakapailalim yung part na pinagtanggalan? Or okay lang na basta patong lang? Kasi si Japan, pag nag-leaf propa kami, yung ginagamit namin pa so is napaka-shallow lang. Shallow, ganyan lang kalang. Mm-hmm. Then, kapag sa medium naman, we use 100% horticultural sand. Horticultural sand? By sand. Hindi mahihirapan yung ugat na find its way through sa medium kasi malambot talaga yung sand. Then, hindi aangat yung haWORTHia sa sand. At least, okay. Matuyo yung water. Okay. So, dinidiriga mo rin yun? Yung leaf propagation mo? How often? Once a week. Oh, okay. Ayun. So may mga questions pa ba tayo about leaf propagation? What other propagation techniques are you going to share? TC. Okay. TC is another one. Oh, yeah. Ano yan TC? Ano ba yung TC na yan? Pero wait, si Mark din magpapakita. Magpapakita ang gila si Mark ng beheading ano niya, diba? Okay, yes. Let's go to Mark. Teka lang, naka-charge na ba yung phone ko? I think kailangan din kasing ma-educate yung mga buyers about TC. So I do want to talk about it a little bit. TC is tissue culture ba? Yes, it's tissue culture. So, wait, Mark. Mapakita ka ba ng plant? Yes. Beheading daw muna. Beheading muna siya. O yan. Beheading sorry, muna. Sorry, mamaya na yung TC. Ah, nabehead na niya. So, Jhogi, yung pinagpapatungan mo ng leaf propagation mo, wala na naman siyang butas, no? Basta parang plain lang siya na pan or something like that. Tapos spray ka na lang ng water. Siyempre may butas, yelo. So, full ano ka pa rin? Full dilig ka pa rin doon? Akala ko sa parang nasa... Parang nagpapat ka lang nasa... din ng ano halaman. Like, I would treat it kapag nag-leaf prop ka, I would treat it like it's ano... It's another plant that you water, yeah. Oh, I mean, okay. Yeah. Akala ko kasi yung parang sa succulent siya na patong-patong lang ganyan. Na ay, hindi. Hindi siya ganun. Okay. Parang ititreat mo na siya para kang nagtanim. Plant. Okay. Ibabawon mo rin siya sa lupa, ha? Yung dahon. Oo. Sige, try ko nga yan. Game, Mark! Okay, so ito, siguro a month ago, pinihead ko to. Ito siya. Trancata congesta variegated. Hala? Meron kang ganyan? Congesta? Oo, nakuha na. Meron kang diba, ganyan? Jhogi, kailan to? Hindi ka nagpakita. Ah, yung Japan. Oo. Alam, bilis ha. Kay Jhogi na naman galing so, yan. Ito, pinihead ko. Pinihead ko tapos ito, may mga pups na siya nag-emerge sa base. Okay. So Mark, paano ba yung proper way of beheading? So parang basta may blade ka lang ganun or cutter? May certain section ba dapat para piliin mo kung saan yung ikakat mo na part? Usually iniwan ko yung last layer lang ng leaf, ng leaves. And then, tapos, you said dental floss gamit mo. Oh, dental floss na walang mint. Wax lang. Oh, okay. So, parang ano-ano mo lang yun? Paano bang tawag? Parang finloss mo lang yung haWORTHia mo, gano'n? Hanggang maputol siya. Oo. Oh, oh.
Oo. Ah, okay. Pero pwede rin ng cutter or hindi? Cutter, mahirap. Kapag cutter kasi mahirap ipasok siya in between the leaves, no? Masyado compact kasi. Oh. Usually, pag nag-behead ako, may ginagawa din akong leaf propagation. Kasi pag nag-behead ka, may matatanggal na leaf eh. So, kumari ito, binehead ko siya. Tapos, ito, I believe na group na to. Kasi plump na yung gitnang leaf. Ganyan. Tapos, ito, may pups na rin. Tapos, yung leaves, leaf propagation niya, meron na rin pup. Wow. Galing. Ayan. Okay. Tapos, so, yung part na tinanggal mo, dapat ba merong kaya tinatanggal mo or kaya kunyari nahulog yung dalawang leaf pa doon? Okay lang ba yun na parang meron siyang stem? Or you wanna expose that actually. Ah, okay. So parang ano din siya, may ano na siya, trunk na siya, ganun. Oo, kailangan mo magtanggal ng certain leaves din kasi you wanna expose the stem kasi nandun yung, mas maraming meristem doon. Tapos doon din lalabas yung ano, roots. Mga roots. Ah, okay. Do you put anything there, fungicide or rooting hormone kapag after beheading? Wala, sa akin wala. Air dry lang for a bit. Air dry lang. Air dry so, lang tapos wala talaga. Ano yung maganda mo? Ako wala din. Tapos ito naman, ano, binihead ko na coppery. So ito yung head. Tapos ito yung base. Wow, ang dami ng pups ah. 1, 2, 3, 4. Sakto, apat tayo dito. Ayun, so air dry, ilang PM is the key. Check out Variegated Gems on Facebook and IG. Yan. Tapos pero Mark, ilang days yung air dry mo? 1 week or ano? 3 to 5 days. Enough lang magkalos. So usually 7 days sa akin. 7 days? Tapos, ipapat ko na siya katulad nito. Mm-hmm. Tapos mag-aantay pa siguro ako ng 3 to 5 days bago ko magdilig sa gilid lang. Okay. Pero parang bakit mas finer yung ginamit mo dyan? Ginagamit ko kasi na akadama sa rootless is yung double red line. So, double red line, pabilis siyang mag-deteriorate or mabilis siya mapulbo. Mm-hmm. Pero very good siya for rooting rootless haWORTHia. Mm-hmm. Oh, yun daw. Pugot, air dry, then dasal, sabi ni Wilson. Okay, so any other tips or any other caution that we need our viewers to tell before for beheading? Beheading is always 50-50. So, you have to tread carefully din. So, so life decision pala to. Oo. Tapos kailangan mo itry muna sa non-variegated. Oh, kasi with I find na kapag variegated yung yung pinugot ko, mas maraming var or full var na lumalabas. Like yung isang yung calcifer ko, pinugutan ko siya, mas maraming fully var na lumabas tas isang var lang na regular. Tapos tinanggal ko yung mga fully var noon. Fully var ulit yung lumabas. So I'm like whatever. Bala ka na dyan, meron ka namang isang maayos na ano. So wait, I don't so know, bakit, ako lang yun. Bakit ganun? Pagka sa haWORTHia ba? Kasi madam, nababasa ko yan eh. So, kapag full bar, parang end of peggy. Life na ba niya yeah, yun? Yeah, peggy siya. Ah, peggy siya. Okay. So yung you need to also distinguish between a reverse bar na minsan, akala ng mga tao,
ano, fully var, pero it's actually a reverse var. Like, ano ba? Wait. Ito, like, I have, hold on. Si, paano malalaman si kung reverse var or full var? Kasi ito, pag nakita niyo yung, like, this one, meron ako dito, this is a springbok. Kita ba siya? Okay, so ito, this one's a springbok. So, makikita niyo yung taas ng leaves niya, like, para siyang fully var. Pero makikita niyo yung taas ng leaves niya dito, medyo maitim. So, ibig sabihin, may chlorophyll pa siya. So, it will live on its own. Pero merong, like, meron na talagang wala. So, yun, medyo delikado ka. Like, this one's also, like, another... Go ahead. I know. Ito, yung sa springbok lang. Ah. Sorry. So, yung sa springbok is full sorry. Bar. Is it reverse no, this bar? Is... This is a reverse. Kasi may kita okay, mo parang okay. Maitim pa rin yung windows. Okay. Maitim yung windows. Mm-hmm. Like this one too, medyo makikita mo, maitim pa rin yung windows niya. So hindi siya, reverse var lang siya. Hindi siya fully var. Pero pag kita mo talaga yung taas ng windows niya, on the more, I guess, mature windows, pag nakita niyo yung windows na parang walang maitim, so parang yellow talaga, that's a no-no. Mamamatay siya pag nag-iisa lang siya. Yeah. Walang chlorophyll pag gano'n. Wala siyang chlorophyll kahit sa loob. So doon sa window mo siya, doon sa window yung basehan? Ba yun? Sa akin, doon ko siya binabase. Okay. Sa akin, doon ko siya binibase. Mm-hmm. Like sa about to, like medyo very yellow siya. Like makita mo, doon ko binibase. Kapag sa window, medyo maitim. Maitim yung window niya pa rin. Wala yung isa ko dito eh. It's not the lines. Like, for example, yung sa yellow. Minsan kasi yung... Yeah. So, it's not with the lines dun sa leaf niya na parang green. Minsan kasi hindi enough yung lines. Hindi pa rin siya nabubuhay with just like very few. Kaya pag binis mo lang siya sa lines, minsan okay. hindi kaya nung ganon. Like, meron ako noon na... So, I beheaded the correcta. Yung bottom leaf na natira only has like one line or, you know, very few. Tapos parang nategi din siya. Hindi niya kinaya. Nategi boom-boom din. Okay. So, dun pala siya. Dun sa window mo siya titignan. So, kapag, tapos also, another note for like, you know, mga bagong growers. Usually, kapag kahit na fully variegated, let's say fully variegated talaga yung plant, minsan makikita nyo may green sa gitna. Pero that's normal na may green sa gitna, but that doesn't mean na maso-survive niya. Gets nyo? Yung mga, yung earlier leaves are usually sometimes medyo may pagka-green. So iniisip nung iba, it's gonna make it. But that's not a good indication that it's gonna make it. Kasi yung early leaves talaga, minsan nagsashow ng greenish hue. Yung pinaka-latest. Ano yun, Jhogi? Tapos pag reverse variegated, Jhogi, pakita mo, madami kang reverse variegated dyan. Oo nga. Okay. Oo nga naman. Ayan, pag reverse variegated, yung green nasa loob ng leaf, tapos yellow sa labas. Wait, tanggalin ko yung bahay. Yan, oh, yung green na sa loob. Kita nyo, yung green na sa loob. That's what we call reverse variegation. Ah, okay. Kaya yung window yung titingnan mo kasi mas madali siyang makita sa window na meron sa loob. Ah, okay. Kasi clear yung windows minsan, di ba? Oo. Di ba sa ibabaw hindi kita? Pero pag tininan mo yung ilalim niya, may chlorophyll, nasa loob siya. Epikta naman kasi yan, bes. Maputi naman talaga yung... this one. Ay, meron ako niyan. Thank you. Ano yan? Reverse din yan. Yeah. Reverse din. Kita mo yung green. Oh, okay. So, yung green kasi is nasa loob siya, ganun. Oh, yes. Yeah. Nasa loob siya. Okay. So, another... May isa pa ang reverse eh, ito. Wow. Ano yan? Ang dami ko na sa loob natin, green. Ang dami ko na pinakita. Oh, okay.
Mine. Ayun. Oo nga, mine na daw. Okay, so so yun na ba yung mga different techniques natin in terms of propagation? So we don't have any questions at the moment. So we can discuss TC, tissue culture. So who wants to take that? Ayun ni Jhogi, kaya ako na lang. Eva, sige. Galit so ako sa TC. Galit siya sa TC. Kasi maraming nanloloko na nag-TC. So, ano, like, so, yung haWORTHias, we know na very slow growers. So, some of them, yung trangkata and monii, ang pinaka, like, very slow talaga mag-grow. So, usually, ang ginagawa ng iba, I mean, this is common practice sa orchids and even sansi. Pag mabagal yung plant or it's endangered, what they do is tissue culture. So they grow it in a flask. So that's what tissue culture is. Nag-grow nila on a sterile environment. And then usually because the chemicals or the hormones they provide the plants, mas mabilis tumubo yung plant, mas mabilis nilang mapadami. So it's not necessarily bad kasi syempre kung endangered nga yung mga laman, wala silang, tas mabagal mapatubo. The good source, like especially now, dahil a lot of us know na medyo may makamahalan naman talaga yung hawo, especially if seed grown. So yung iba, they can offer a much cheaper alternative when they TC the plant. So maraming nag-grow ng TC ngayon, and actually a lot of the common ones that are offered is most likely TC din. There's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. Ang kinagagalit kasi na amin as a collector and a grower is when they... So yung process ng TC is they grow it in a sterile environment in a flask. And then what other people or other sellers na nag-TC, ang ginagawa nila, binibenta nila right off of taking it from the flask. So hindi nila ang... It doesn't go through the hardening process. So, pag hindi siya nag-harden yung process, kasi tatanggalin mo yung plant from a sterile environment, tapos ilalabas mo siya, tatanim mo siya sa soil or sa medium na it's not really sterile. Usually, the plants takes a while to get used to that. Yeah, to adjust. And usually, a lot of plants die when they're trying to adjust kasi hindi nga nila gusto na, you know, sterile yung environment, ang linis-linis. Tapos, paglabas, it's not, ano. So, a lot of the growers, yung mga nagbebenta noon, especially a couple of years ago, maraming ganun. Because they want to get the money, alam nila maraming pera sa haWORTHia. So they want to get the money, ang ginagawa nila, they sell recently the flask plants. So hindi pa na-harden yung plants. And that's what Jhogi and like the rest of us don't like when they take it out straight from media and then they sell it as is. So madaling mamatay yung plant. So buyers, especially new to the hobby, bagong nangongolekta, they buy them because they're really cheap. So they buy them, it's a cheaper alternative, and then they get the plant. And then next thing you know, couple of weeks later, patay na yung plant kasi hindi naman na-harden yung plant. So yun yung biggest setback when it comes to TC. So you have to know kung reputable ba yung nagbebenta ng TC. And there's nothing yung parang syempre it's like an identical clone of the plant that you own, like yung ibang nasa market. And it's cheaper, so marami talagang kumukuha ng ganon. Another thing na this is from my personal experience. Noon nung bago ko nag-grow, kasi nung nagsasucculents pa ako, nag-e-equivarius ako, I buy and sell. Nag-import ako, and then I propagate, and I also like sell. So meron akong konting extra to actually splurge on the plant, on the new hobby. I'm new to haWORTHia. And noon, parang wala pa siyang, like people don't know about them yet, about the TC. So nobody's really educating us about it. I ended up, ito yung parang nag-pray sa akin because I have some money with me to spend. And then they prayed dahil bago ako sa hobby. So they sold me a plant. It's a very, I love variegation, variegated plants. Alam nyo naman yun. And most of us do. Anong nangyari?
they sold me the plant at like a high value. Like I know, alam ko na rin naman yung presyo ng regular plant noon. So, binenta niya sa akin, the seller sold the plant to me at a regular value, like as if it's seed grown or as if it's an offset. And the plant is beautiful. So, it came here to the U.S. Like, it took a while. Talagang, so, the another thing is when he sold it to me, it's very small. Very small. So, parang, I'm like, I've been growing a couple of haworthias then. So, I'm like, I'm very confident in my ability to root the plant. So, I got the plant. It's very, you know, dying. Well, it's really dehydrated. So, like, tawag na ako kay Jhogi. Message na ako kay Jhogi. Jhogi, it's like dying on me. No! Tapos, you know, say, but the plant recovered. So, it recovered and then it's beautiful. It's like white variegation. It's really nice. And then, you know, it like I said, haworthia is very slow growing. So, a year later, the plant completely lost its variegation. So, it looks like a regular truncata now that can be sold for a lot cheaper. And, it seemed like, looking back now, it seemed like the plant is also, instead of talagang variegated yung starting ng plant, naging ano pala siya, chemically variegated pala siya. Yeah, so it's chemically induced. And I feel like yun yung setback ng ibang nagbebenta ng TC plants. Like they try to cheat you that they're having a really good, unless you have a really good eye on actually noticing na the plant is TC, you wouldn't know, especially if you're new. So yun yung parang like I kept the plant to remind me of my newbie days. So it's still here. Like so completely nawala na yung variegation niya. So like yun yung parang nakakaasar sa mga nagbebenta ng TC. It's like they don't harden the plant and they sell you fake variegated plants. So there's nothing, like I said, there's nothing wrong with TC as long as reputable yung binibila nyo. Kasi if it's non-variegated plant naman, like certain obtusas are easily TC'd now. Meron ding certain, what do you call that? Certain truncata variegates are TC'd. Pag reputable naman yung source mo, okay lang. Like meron yung, I think it's Hokusai is very popular T-seed variegated truncata. But it's, yun nga, parang ano din. Kasi with T-seed din, hirap silang mag-T-seed ng mga reverse var. So I like collecting reverse var for that case. Kasi minsan pag tini-T-seed nila yun, lumalabas mga full var. So hirap sila doon. So those are not easily T-seed. So minsan, you know, okay pang mag-invest sa mga ganong, ano. So yun din yung parang masasabi ko rin sa other sellers. Other sellers that wanna sell haworthia, you wanna take into account then that a lot of things are being tissue cultured. So it's, you have to weigh down yung how much you wanna spend kung mag-i-invest ka sa haworthia. You have to know kung ano worth it ba, especially with ano with TC coming like from China or something, you know. So yeah, that's my 2 cents, 1 cent, penny. Ayan, may tanong tayo, Miss Eva. Oh, sorry, hindi ka nakita. Are TC plants sterile? Yeah, well, they not start off sterile. Sterile, you mean hindi na po-pollinate, right? No, actually, you can make seeds out of sterile plants. Out of TC plants, you can get seeds. Okay. Kasi meron ako dito, meron ako TC dito. I think it's a TC kasi mukhang weird yung flowers. Pero na-pollinate ko siya actually. So I got seeds off of that. Ewan ko kung mag-germinate, that's another thing. Oo. So I think na-answer na rin yung question ni JC, which is TC plants produce seeds. So yes. Yes, it does, JC. And I think yung sinabi mo na sort of quote-unquote scam on that way,
Nangyayari rin kasi yan sa mga gymno, sa mga astro, na parang may biglang lalabas na iba yung kulay, na sobrang iba yung kulay, tapos eventually yun pala, chemically induced siya. So I think that's a good caution to our viewers na minsan, huwag tayo masyadong may excite. Kapag may bagong variety, oo. So let's make sure that we get it from reputable suppliers. And if you can, you know, ask your friends that are experts, like these three people, on their thoughts before. Ayan. Okay. So welcome back, Mark. Anong nangyari kay Mark? Nalobat siya for a while. Nalobat siya. Oh, ayun. So I think those, yun din yung ano eh, yung most of the ones that we are going to discuss. And I think we don't have any other pending questions here. Is there anything else that you want to tell our viewers with regards to haWORTHia? Like, best practice. Ito yung parang tipong no-fail best practice ko when you do haWORTHia. Or ito naman yung 100% fail pag ginawa mo ito sa haWORTHia, patay ang bukas. Don't expose it to too much sun. So, wag mo siyang ano talaga, best to fail, I guess, i-expose mo siya sa arawan talaga, Peggy. Ah, like if you expose it, yeah. So, the haWORTHia can handle the heat, but they can't handle too much sun. That's what I you know, yun yung parang na-notice ko. Like, with too much sun, parang hindi niya kaya. Pero, kahit heat, kaya niya, magdo-dormant lang siya. So as long as even if your plant is in dormant, may pag-asa ka pa dyan. Pero yung pag pinaara, kasi marami nagtatanong, full sun po ba to? Full sun po? No. No. No! Oo, so hindi siya full sun. Kasi yung growing habit niya is around shade talaga, yung mga under the rocks, gano'n. So very windy din yung ibang areas. Oo, gano'n. Ano so, pa ba? Ikaw, Jhogi? Oo, ikaw, Jhogi. Ano pa ba ang foolproof mo? Oh, foolproof. Pero may question tayo dito. For those haWORTHia na nag-etoliate, babalik po ba siya sa normal? No, hindi na. I so, think babalik like siya. Others, babalik siya with the new growth. With yung new growth. Yung bagong tubo na. Pero yung luma, it's not gonna shrink back, you know? Hindi na gano'n. Right. Talagang gano'n na siya. Yun na siya. I-leaf propan yun na lang yun, yung nag-itoy. Oo, i-leaf propan yun na lang. Ayun. Ayun, so Jhogi, ano, do you have any few more tips to our dumb, ano, haWORTHia for dummies? Dummies for haWORTHia. Hindi ka na marinig, hindi ka namin marinig. Something's wrong with your mic again. Baka, hindi ka naman nakamute. Pinin ko nalulobat yung headset nito eh. Bago kasi. I know. Hindi ka gumaya sa akin, old school. Ako rin eh. Naka-wire. Naka-wire pa rin ako. Okay, yeah. Can you hear me now? Yes, we yes, can hear, we can you, hear now. You. You and your husky voice. So, number one, wag na wag bibili ng TC. No, the problem is some people don't know na TC yun. Madalas hindi nila alam. Kaya, as much as possible, if may kakilala kayong reputable na seller, tanongin nyo agad sila if the how they said is tissue cultured or from seed. Kasi, pag TC kasi, alam mo for me, TC, we call that trash can haWORTHia eh. In short. Like, napaka-weak nila, then hindi stable yung variegation. Tapos, pag-haWORTHia from leaf propagated offsets and from seed, doon mo talaga masasabi na maganda itong alaga mong haWORTHia for the rest of its life. Kasi pag TC, it will not give you the best results talaga eh. Yun lang yung masasabi ko doon. Tapos, if you want legit haWORTHias, it's either go to Japan or go to Mark's page.
Oo, go to Variegated Gems for those in the Philippines. Bumili kayo kay Mark. You can talk to Mark Ryan kung para malaman nyo anything about haWORTHia. Sorry, talk to us before you... Ayun nga, talk to us before you buy the haWORTHia that you want. Kasi madalas maraming nag-PPM sa amin, sa aming mga admins na bago sila bumili ng haWORTHia, tinatanong muna agad nila kami kung TC ba to or not. Kasi we have the eye. Mahirap i-explain, pero we have this eye. Pag tinignan namin yung... Which is magandang tanong yun kung TC or hindi. Oo. Ganun lang. Para may sharingan kami. Ganun. Oh, okay. May tanong ako, nakalimutan. Ayun, sorry, pahabol na tanong lang. So, kapag ka ang nilipropa mo ba ay variegated, does it follow? Sometimes. May lalabas minsan na hindi. May lalabas na green lang. Ah, may lalabas din na depende green lang. Depende pa rin. So, minsan, the if it grows on a certain spot sa leaf, like kapag I find na kapag tumubo siya dun sa area ng leaf na all green, yung, because you know, there's yung parang striations. Yung pag nakita nyo dun sa, pag tumubo siya dun sa green spot, a lot of, like, malaki yung chance na, ano siya, green ng pop. Okay. Wait lang, lobat na rin pala. Ayun. Oh, pero last na tayo with Mark. So, Mark, do you have any last words for our viewers? Mark? Pending. May na-signal. Ay, ano pala, guys? Mark? Loading siya, loading. Next time pala, babawi na lang ako sa voice ko, ha? Sana gumaling. Oo. Mark, can you hear us? Di yata. Mark, we can't hear you. Can you hear us? Ayan. Nag-a-adjust na siya. Mark? Nako. But, okay. Hindi na narinig. Ayan, wait. Let's just wait for Mark. So, ayun. So, meron, feeling ko ako on my own, I think ang pinaka-takeaway ko lang is yung ano, hindi naman lang, ang pinaka-takeaway ko is yung, yun nga, keep in mind na winter grower siya and I need to change my medium. Kasi naglalagay pa ako ng organic eh, naglalagay pa ako ng carbonized rice hull, naglalagay pa ako ng vermicast, so mas better pala kapag ka-pure. I mean, inorganic, and then mag-addendum ka na lang ng ano, ng mga fertilizer. Mark, are you back? Yes. Ayun, so yun. So do you have any last words for our viewers and our... ayun. I think, sorry, may question. I think na-answer na yun. Deeper pots are better for haWORTHias. Okay. Ayun, so... Mark, any last words? Ventilation. Electric fan. More emphasis kailangan talaga ventilation. So, electric fan. Windy area. Ventilation, miss. Ah, no, kasi teaser, sobrang init teaser, no, eh. Like, nasa rooftop siyang init, pero very windy, so the haWORTHias thrive, kahit nasa labas. Oo nga. Teaser, no, eh. Dahil rooftop siya, pag gabi, malamig din doon, malamang. Oo. Kaya namimaintain na rin yung compact form. Yes. Ayun. So, ayan. So, guys, kailangan lang natin gawin yung ating, ano ba? Ating paraful. Wave. Hindi, walang paraffle si Jhogi kasi eh, dapat na pumunta ako doon para kunin ko yung raffle. So, pag nagkaroon na lang ng ano, pag pwede na mag-travel ulit sa, ano, sa Japan, ganyan. Tsaka tayo mag-ano. Okay, so, for our panelists, kailangan lang nating mag-wave for one full minute. Kasi I need to capture us on my screen na nag-wave. Okay, oo. So, let's do it. 1, 2, 3, go!
Wait tapos lang, na? Hindi pa, medyo matagal siya. Ba't ang pag-alit? Ayan! Tapos na? Ay, ano ba yan? Yes! Nangawit na ako, Gino. Yes, yes, yes. Ayun, okay. So, ayun, guys, Miss Eva, thank you very much. I know it's very early there. So thank you for accepting our invite. Jhogi, thank you again. Magkikita pa tayo ulit. Thank you for having us. Sa kasama yes. Ng nanonood, thank you for watching. Oh, and Mark. Oh, please follow or please join the Hello haWORTHia group. Doon yung sila makikita. These are our admins. So, if you have questions with haWORTHia, join Hello haWORTHia. And also, if you want to buy, PM Miss Eva if you are in the US or overseas. PM Jhogi if you are in Japan. And then PM Mark Ryan through Variegated Gems if you are in the Philippines. Ayun. Uy, Mark, thank you ha. At nagpapidit, napapidit ka talaga. Thank you, nagpas 1 hour. Thank you din. Bye-bye. Oh, so, mag-3 din tayo. Oo nga, umapating tayo ng 3. So, yun, there you go, guys. So, next week, planning kasi depends on the one of the challenge that I'm having with regards to getting our speakers. It's with the yung sa internet signal. Connection. Oh, sa signal. So there are a lot, and also with our schedules. One example, si Ron. Napaka-busy niya. Hindi kami nagmamatch with the time. And then ayun. So we're hoping to get more. Sessions like this, so just like on the or follow Jello Sanctuary on Facebook. So I'll post all of my updates there. So again, Miss Eva, Mark Ryan, and Jhogi, thank you very much for joining me here. Until I see you again, bye-bye. Bye. Thank you.